Matanda na ako, Ivan. Ani ni Lander na hinarapang anak na nakaupo at nakataas ng binti sa may center table. Hindi magtatagal at ikaw ang hahalili sa pwesto ko. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag, Dad? Por Diyos, Ivan, bakit ba wala akong makitang interest mula sa'yo para sa kumpanyang to? Ipinukpok ng bahagya ni Lander ang kamao sa ibabaw na executive desk neto. But remember, Dad, dalawang lalaki ang anak mo. Hindi natigatig na sagot ng binata. Pero ikaw ang unang inaasahan kong magkakaroon ng malasakit sa kumpanya. I groom you for this job, Ivan. I train you to run it. Sent you to the best school para turuan ka kung paano mamahalan ang negosyo. Higit kanino man ay alam mo yan. Puno ng emosyong pahayag ni Lander na sa gulang na 53 ay makisig at matikas pa rin. Nata single unwanted fats sa katawan at kung pagtatabi-tabihin ito at ang mga anak ay para lamang magkakapatid. Matabang nang umiti si Ivan. Totoo ang sinasabi ng ama. Bagaman pareho sila ni Leandro na nagsipagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa, ay sa kanya umaasa ang ama bilang kahalili nito sa pamamahala ng kumpanyang minanapan ito mula kay Jake Montefalco. Besides, hindi ba at nagtatrabaho naman ang kapatid mo sa branch natin sa LA? Patuloy ni Lander bagaman hindi kumpinsido sa sinabi. Bakit? Wala naman kasing ibang ginawa ang bunso niya kundi magliwaliw. Cruising the Caribbean kasama ng mga milyonaryo sa ibang bansa. Hindi nga nagkukulang sa pagre-report sa kanya si Leandro pero hindi pa natagal loob niya sa bunsong lalaki. Masyado kasing happy-go-lucky si Leandro bukod sa pagiging playboy. Oh well, si Ivan ay matatawag din naman na womanizer. Mapalad na siguro kung tatagal ng 1 week ang nagiging girlfriend neto. And he'll give anything, tumigil lang ang mga anak sa ganitong gawi. Hindi pa panahon para gawin ko ang sinasabi niyo, Dad. Aniya, makalipas ang ilang sandali. Bata ka pa naman and nasa prime of life. Tumayo ang binata at iniunat ang sarili. Tinitiyak kong isa sa mga araw na to ay gagampanan ko ng tungkulin ko sa opisinang ito. Pero hindi pa ngayon. You're still here. Hindi ko gusto magpailalim sa iyo, Lander Montefalco. Bagaman may ngiti sa mga labi nang sabihin ng binata iyon ay naroon ang pagdiriin. Damn you, Ivan! Pinamahalaan ko na ang kumpanyang ito, hindi ka pa man pinapanganak. Paano ka matututo kung wala ang supervision ko? Numisi si Ivan. Masyado mo naman yatang ina-underestimate ang anak mo, Dad. Magsasalita pa sana si Lander, subalit na udlot nang bumukas ang pinto at sumungaw si Ayesha. Hello boys! Nakangiting pinaglipat-lipat neto ang tingin sa dalawang lalaki. Oh, hi there, gorgeous! Salubong ni Ivan sa ina at hinalikan sa pisngi. I'm glad you're here. Dadiretso na po ako ngayon sa San Diego. Nagsalubong ang mga kilay ni Ayesha. Pero kararating mo lang kagabi, iho. Tapos na ang conference ko sa daddy, mom. Nilingon niya ang ama na tumiim ang mukha. Ano itong nababalitaan kong may nakakita sa'yo nag-check-in sa hotel natin kasama ang isang beauty queen? Patuloy ni Ayesha na nakakunot ang noo. Huh? Chismis lang yun, ma. Alam niyo naman po ang mga reporters, magkaibigan lang kami ni Janet. Tumaas ang isang kilay ni Ayesha sa sinabi ng anak. Nagiging showbiz ka, Ivan. Napakaluma ng palusot mo. Bakit hindi ka magkaroon ng seryosong relasyon at mag-asawa, iho? You want me to get married, ma'am? Natatawang sagot ng binata sa ina na pinalaki ang mata. At sa dramatikong paraan ay nagsalita. Masaya ako sa piling ng mga babae, but I'm sure as hell na wala pa akong balak magpatali. And yet, you couldn't live without a woman.
sarkastikong dugtong ni Ayesha. Nakakalokong ngiti ang binigay dito ni Ivan. At tandaan mo, Ivan, sabat ni Lander sa seryosong tinig. Tiyakin mong matinong babae ang pagbibigyan mo ng pangalan at hindi kung sino-sino lang na pinagpapasapasaan ng ibang lalaki. Nawala ang ngiti ni Ivan sa huling sinabi ng ama. If ever, Dad, ako ang makikisama sa magiging kakasamahin ko, buhay ko yun at ako ang magdidesisyon. But inasmuch as hindi ko pa iniisip ang pag-aasawa, ay wala tayong pag-uusapan. Define me, Ivan, and you will be sorry. Hiniyaan ko kayo ni Leandro sa endless love affairs ninyo maliban sa dalawang bagay, a whore and an amoral woman. Wala akong pakialam kahit pa nga ba anak siya ng basurero, basta malinis na babae ang pagbibigyan mo ng pangalan. Hindi iyon sinagot ni Ivan na nagtiim ng mga bagang. Alam neto ang ibig sabihin ng ama sa you will be sorry. Ipagkakait sa kanya ni Lander Montefalco ang rancho sa San Diego. Inis na lumabas siya ng opisina at pabagsak na isinira ang pinto. Huminga naman ng malalim si Ayesha. I really hate it kapag nag-aaway kayo ng anak mo, sweetheart. Wika ni Ayesha na lumakad patungo sa asawa. Manang-mana kasi sa iyo ang mga anak mo. Parehong matigas ang ulo. And hindi ako makapag-decide kung blessing ba o sumpa yun. Napapailing na sagot ni Lander sa pabirong paraan. Sinikapalisin ang tensyon sa dibdib. Lumabi si Ayesha. Maybe, but we stood by you, Mr. Montefalco. Through thick and thin, at alam ko na kahit gaano pa katigas ang ulo namin, eh sobra mo pa din kaming mahal. Hindi sinagot ni Lander iyon. Sa halip ay hinawakan sa bewang ang asawa at itinaas sa mesa. Kiss her lips carnally. You're 42, but you still make me heart and ache, sweetheart. Wika niya na idiniin ang nagangalit na alaga sa tiyan ng asawa. At nag-aalala ako na baka dumating ang panahon na ibaling mo sa ibang pag-ibig mo, Lander. Ikinawit ni Ayesha ang kamay sa leeg ng asawa. Natawa si Lander. After all these years, ay may ganyang kakaisipan? Never, Ayesha Montefalco. Napakalabo. Masuyang niyang tinignan ang asawa. At 42, with 3 grown-up children, ay wala pa rin nagbago kay Ayesha. Still small and slim, prettier than ever. And they still make love everywhere, anywhere, anytime, nakatulad pa rin ng dati. Huwag mong sabihin sa akin, hindi ka nagkaroon ng affair sa iba, Lander, before tayo nagkakilala dahil hindi ako maniniwala. Sa tingin mo, kanino pa ba mabumana ang mga anak mo? Natatawang wika neto. Naiiling na niyakap ni Lander ang asawa sa kasiniil ng mariing halik sa labi. Akma siyang iihiga ng asawa sa mesa ng isang warning knock ang nagpahiwalay sa kanila. Sir? Yes, Dali. Nasa labas po si Mr. Tan. Papapasukin ko po ba? Amused na pinaglipat-lipat ng matandang sekretarya ang mga mata sa dalawa. Wala na siyang makikitang couple na tulad ng mag-asawang Montefalco. Naiinggit tuloy siya. Si Ayesha ay inayos ang sarili at bahagyang nailang. Of course, sagot ni Lander. Sinulya pa ng asawa na bumaba ng mesa. Naroon pa rin ang pagnanasa sa mga mata niya. I'll see you later, sweetheart. Nahihiyang tumango si Ayesha at sinundan ng sekretarya sa paglabas. Umaasam ng mga mata ang nakasunod kay Ivan mula sa mga waitress nang pumasok siya sa bar-restaurant. Yun ang pinakamalaking bar-restaurant sa bayan ng San Diego. Tuloy-tuloy ang binata sa counter at naupo sa bar stool. Hey, Pubs! Beer nga! Galing ka bang Maynila niyan?
Tanong ni Pablo, ang bartender, habang kumukuha ng malamig na beer at mug. Tumango si Ivan, na bahagya ng lumingalinga sa paligid. Ang tagal mong hindi nadaan dito ah, Ivan. Patuloy ni Pablo, inilapag sa harap ng binata ang ice cold beer kasama ang beer mug. Nagkibit ng balikat ang binata at dahan-dahang isinalin sa mug ang laman ng bote. Isang waitress ang lumapit sa counter at may hiningin order kay Pablo. Pero ang mga mata ay mapungay na nakatitig kay Ivan. Hi! Wika ng babae na inilapit ng husto ang sarili sa binata at idinikit ang mga braso neto. Nalanghap pa ni Ivan ang mumurahing pabango neto. Libre ako mamaya. Patuloy neto. Tatandaan ko yan. Sagot ng binata na tumaas ang isang sulok ng mga labi. Nasisiyahang dinampot naman ng waitress ang dalawang boteng ibinigay ni Pablo at lumakad na patungo sa customers. Si Annette yan, yung pinakabago namin dito at pinakamaganda din. Wika ni Pablo na sinabayan ng malisyosong ngiti. Mabili yan. Bahagyang nilingon ni Ivan ang babae sa maimbay na itong paglakad. Maliban sa pagtaas ng isang sulok ng labi ay hindi kumibo ang binata. Dinala sa mga labi ang mag at pinangalahati bago muling inilapag. Naalala niyang bigla ang sinabi ng kanyang ama. Don't you ever bed a whore, Ivan? Ano, papatulan mo ba? Ani ni Pablo. Stupid questions. Usal ng binata na muling itinaas sa bibig ang beer mug. Oh-oh! Si Pablo na ang mga mata ay nasa pintuan. Tingnan mo! Sinundan ni Ivan ang tinuturo neto. Isang babae ang kapapasok lang at palingalinga, naghahanap ng bakanting upuan. Kung hindi sa mga korbada ng katawan, ay mapagkakamalan mong lalaki sa malayo sa iksi ng buhok neto. Naka-tight-fitting jeans ito at hindi man sabihin ay alam ni Ivan na original. Hindi taga San Diego ang babae. Sa may sulok na mesa ito na upo habang sinusundan ng isang waitress. Ibinalik ni Ivan ang tingin sa inuming nasa harap. Oh, anong problema? Tanong niya. Malaki. Sagot ni Pablo. Tingnan mo ang mga mata ng mga lalaki at nakatuon lahat sa kanya. Kung hindi mo napansin, ay maganda ang babae. Sexy at bata pa. Oops! Patuloy neto na nanlaki ang mga mata. Naihiritang lumingon muli si Ivan. Isa sa dalawang lalaking nakaupo sa may di kalayuan sa mesa ng babae ay iniharap ang silya rito at kinakausap ang babae. Mga bagong bodyguard ni Mayor yung dalawang yun, Ivan, at mga lasing na. He can smell trouble at once, pero wala siya sa mood. Pagod siya. Hindi biro ang haba ng oras na biyahe niya mula Maynila hanggang San Diego. At kung hindi lang halos alas 7 na, ay tutuloy na siya ng rancho. Pero isang oras at kalahati din ang biyahe pa uwi. Bukod pa doon, ay basag ang dalawang headlights ng pathfinder niya. Nabasag pagkarga sa barge at tinamaan ng kadenang bakal. Gusto niyang murahin kanina ang tripulante. Dangan lamang at alam niyang hindi naman talaga sinasadya. May mga daan na matarik pa uwi sa rancho at maaaring madisgrasya siya kung wala siyang ilaw. Kaya naman minabuti niya na bukas na lang ng madaling araw umuwi. Ang ikalawang dahilan, hindi niya gugustuhing makabangga ang mga tauhan ni Mayor Domingo. Nililigawan niya kasi ang anak nitong si Angie. Isang malakas na tawanan ang nakapagpalingon sa kanya sa mesa ng babae. Naibigay na ng waitress ang order nitong pagkain at ang isang lalaki ay naupunan talaga sa mesa nito. Tinitigan niya ng husto ang mukha ng babae. Shit! Totoo ngang maganda ito. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha nito ang atensyon ng mga lasing. Pero ang mukha ng babae ay hindi man lang kinakitaan ng takot o pangingilag. Sa halip
ay iritasyon ang naroroon. Hindi taga rito, Ivan, ani ni Pablo. Alam mo namang walang taga rito ang papasok sa restaurant na to na mas kilala sa pagiging bar. Wala akong pakialam, Pablo. Nandito siya para uminom ng kaunti na makatulog sa nag-iisang hotel sa bayang ito. Kung natutuhan ng babaeng pumasok sa ganitong uri ng lugar, ay kaya na itong ipagtanggol ang sarili sa mga lasing na iyon. Ano ba? Narinig niya ang hindi kalakasang tinig ng babae. Pagkatapos ay ang malakas na halakhak ng lasing at ng mga kasama nito. Nagtagis ang mga bagang ni Ivan. Wala siyang pakialam, totoo yun. Pero pumasok sa isip ang malimit sabihin ni Ayesha sa kanilang magkapatid. Treat every woman chivalrously, Ivan, Leandro, kahit na siya pa ang pinakamababang uri ng babaeng nakilala niyo. Treat her with respect and dignity as you would have other men treat me and our little Amira. Dumb woman, bulong ng binata na kinukulit ng konsensya. Inikot niya ang bar stool at humarap. Sa puntong iyon ay nakahawak na sa braso ng babae ang isang kamay ng lasing. Ingat ka, Ivan, lasing na mga yan. Pahabol ni Pablo nang tumayo ang binata at lumakad patungo sa kinaroroonan ng babae. Bigling natahimik ang usapan at bulong-bulungan sa loob ng bar na makitang lumakad patungo sa kinaroroonan ng tatlo si Ivan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng jukebox. 6'1" tall, big and all muscles na parang adobe ang katawan. At ang ilan sa mga customers doon na nakakakilala sa binata ay nagsilayo sa maaaring abutan na rambol kung sakasakali. Bakit ba ang suplada mo, ha? Patuloy ng lalaking nasa mesa ng babae. Gusto ka lang naman naming makatable, ah. Customer din ako dito at hindi waitress. Pangangatwiran ng babae sa kalmanting tinig, bagaman naroon ang galit. Woo! Mapapahiya ka yata, paring Diego! Kantsaw ng kasama netong bumanghalit ng tawa. Tawang nahinto nang may kamay na humila sa upuang nasa tagiliran neto at itaas doon ang isang naka-leather boots na paa. Pag pumapalag ang babae, ibig sabihin ayaw, Diego, kaya wag nang pilitin. Mahinahong wika ni Ivan. Sabay na lumingon ng babae at ang tinawag na Diego. Hoy, wala kang pakialam dito, ha? Baka hindi mo ako kilala. Singhal ni Diego. Sure, kilala kita at may pakialam ako dahil ayaw sa iyo ng babae. Sinulya pa ni Ivan ang babae at saka nginitian. Bahagyang nanaki ang mga mata ng babae sa ngiting iyon. Iyon ang uri ng ngiting magpapawala sa matitinong kaisipan ng maraming babae. Hi, gorgeous! Sinabayan niya ni Ivan ng kindat. Tuluyan nang nanaki ang mga mata ng babae. Hindi sa kindat, kundi dahil tumayo ang kasama ni Diego mula sa likuran ni Ivan. Sa likod mo! Babala neto. Naihiwas ni Ivan ang likod sa unday ng patalim, subalit hindi ang balikat niya. Oh, shit! Napangiwi siya sa matinding hapdi sa pagkakadaplis na iyon ng patalim sa balikat niya. Karaniwan na ay maingat siya roon. Nasa sulok ng mga mata niya ang kasama ni Diego at nag-aantabay sa gagawin nito. Yun nga lang ay nadistract siya sa pagkindat sa magandang babae na nasa harap. Habang hawak ng isang kamay ang balikat na hindi niya matiyak kung inagusan ba ng dugo, ay umikot ang binata at isang todong flying kick ang ibinigay niya sa lalaki. Tumama ang boots niya sa mukha neto at bumalandra sa mga silya ang lalaki bago bumagsak sa baldosang duguan ng ilong. Bahagya na rin niyang naiwasan ang kamao ni Diego. Sa mesa tumama ang lalaki nang maiwasan ni Ivan ang suntok. Muling itong nagakmang tatayo upang muling sugurin ng binata
nang pumigit na ang babae. Tumigil kayo! Shit! Usal ni Ivan sa ginawa ng babae. Huwag kang pumagit na at hindi natapos ng binata ang babala dahil isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ng babae mula kay Diego. Sumadsat ito sa silya at napaupo roon. Dumudugo ang mga labi. You son of a bitch! You don't deserve a fair fight! Hiyo ni Ivan kay Diego sa nagkangalit ng mga bagang. Ang lalaking nananakit ng babae ay walang karapatan sa isang malinis at patas na laban. Muling tumaas ang kanang binti ng binata at sa pagitan ng dalawang binti ni Diego ay malakas na tumama ang boots niya. And boom! Sapol na sapol ang Junjun neto. Nanlaki ang mga mata ni Diego na halos hindi makahinga. Pagkatapos ay sinapo ang harapan at unti-unting napaluhod sa baldosa sa matinding sakit. Nilapitan ng binata ang babae na dinadama ng mga daliri ang mga labi. Nasaktan ka ba? Tanong niya, inaasahang makikita sa mukha ng babae ang paghanga sa ginawa niya o di kaya naman ay pasasalamat. Subalit alinman sa mga yon ay hindi narehistro sa magandang mukha ng babae. Sa halip ay galit ang naroon. Joke ba yung tanong na yan? Nakita mo na nga dumudugo yung labi ko eh. Asik na ito. Humikot ang mga mata ni Ivan. Ungrateful wench, bulong ng binata. Muli niyang niyoko ang babae. At ako pa ang sinisisi mo sa nangyari sa'yo? Pinagana mo sana yung common sense mo na huwag pumagit na pag may nag-aaway. At sino ang sisisihin ko? Patay yung tanong ng babae na hindi nagbabago ang tono. Yung lasing na yan? Naniningkit ang mga matang nilingon nito si Diego na namiminipit pa rin sa sakit at nagmumura patungkol kay Ivan. I could have handled him without getting hurt. You two are the classic examples of male chauvinist pigs. Isang gustong mamerwisyo ng babae at isang ipagtatanggol ka kunwari mapatunayan lang na superior ang pagkalalaki. Wow, sweetheart! Hindi makapaniwalang itinaas ni Ivan ang dalawang kamay sa ere. I can't believe this! Muntik na akong matamaan sa likod ng patalim sa pagtulong ko na huwag ka mabastos at eto lang pala ang mapapala ko. Sa pagkakabanggit sa patalim ay muling naramdaman ng binata na kumikurot ang balikat. Bago pa may maisagot ang babae ay isang tinig ang narinig nila. Ano ang ibig sabihin nito? Humarap si Ivan. Hepe, Mayor? Hanggang ngayon ba naman, Ivan? Anang Hepe na umiiling. Sa pagkakatanda nito ay hindi birong gulo ang kinasasangkutan lagi ng mga binatang Montefalco. Ibang-iba sa mga magulang ng mga ito noon. Ikaw ba ang pasimuno ng gulong ito? Ano ang ginawa mo sa mga bodyguard ko, Montefalco? Anay ng mayor sa otorosadong tinig na sinulyapan ang dalawang lalaki. Tingnan niyo ang ginawa ng lalaki niyan sa akin, mayor! Tila batang sumbong ni Diego na ikinataas ng isang sulok ng mga labi ni Ivan in amusement. Well, ipinagtanggol ko lang ang babaeng ito sa pamumolestya ng mga tauhan mo, mayor. Nilingon ni Ivan ang katabi, subalit wala na roon ang babae. Nagsasalubong ang mga kilay na inikot ni Ivan ang tingin sa loob ng bar. Nawala ang babae. Napatingala siya sa iritasyon. Itanong niyo na lang, Hepe, sa mga taong yan kung ano ang nangyari. At wala kang karapatang gamitan ako ng ganyang tono? Angil niya. Napatikhim ang Hepe na muling umiling. Niyoko ang nakatihaya sa baldosa at sinipa para bumangon. Si Ivan ay tuloy-tuloy nang lumabas. Nasa pinto na siya nang marinig ang tinig ni Mayor. Mag-uusap tayo, Ivan.
hindi na impluwensya ng binata at nagtuloy-tuloy ng lumabas. Alam niya kung ano ang pag-uusapan nila. Hindi ilang beses na pinapahiwatig ni Mayor Domingo ang tungkol sa kanila ni Angie. Ang pagnanais nitong maging seryoso siya sa anak nito at pakasalan na. Malapit lang ang hotel sa bar na pinanggalingan at nilakad lamang niya iyon. Kumirot muli ang balikat niya at pumasok sa isip ang babae. Nagtagis ang mga bagang ng binata. Walang utang na loob. Basta na lang nawala. Hindi na nga nagpasalamat eh nagalit pa. At ako na nga ang nasugatan ay ako pa ang sinisi. Naiinis na wika niya na nagtuloy na sa paglalakad. Bahagyang tinawa ni Ivan ang lalaki sa counter at tuloy-tuloy ng pumanhik sa okupadong silid sa itaas. Hindi iyon ang lalaking dinatnan niya kanina bago siya nagtungo sa bar. He hated the place. Marumi at luma na at hindi maganda ang pasilidad. Ibang-iba sa Montefalco Hotel na nasa may Santo Cristo. Pero ano pa nga ba ang inaasahan niya sa kaisa-isang hotel sa bayan ng San Diego? He moved swiftly and quietly, non-usual para sa isang malaking taong tulad niya. Sinusiyan niya ang pinto ng silid. A faint scent met him. Tila pamilyar pero hindi niya agad maisip. Kinapa niya ang ilaw nang may maramdaman siyang kakaiba. May tumaas at bago pa niya may iwas ang sarili ay tumama sa mismong balikat niya na may sugat ang isang siliyang kahoy. Napaungo ng binata sa matinding sakit. Nawala ng panimbang bagaman sinikap na huwag bumagsak sa sahig. Inihanda ang sarili sa anumang panganib na bumukas ang ilaw. Ikaw? Parehong usal ng dalawa sa pagkabigla. And damn you! Hiyaw ni Ivan na lumakad patungo sa kama at ibinagsak ang sarili habang sapo ng kanang kamay ang kaliwang balikat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng babae na ibinaba ang hawak na silya. Nakapamaywang na nilapitan ng binata na nakapikit at nagsasalubong ang mga kilay. Hindi ba dapat at ako ang magtanong yan sa'yo? Pagalit na sagot ni Ivan na nagmulat ng mga mata. Inabangan mo ba ako sa silid ko para patayin? Sarcastic ang dugtong niya. Silid mo? Yes, silid ko. Nalingkit ang mga mata ng babae. Style mo bulok, mister, o kung sino ka man. Kung hindi mo mamasamain, ay lumabas ka na bago ko tawagin ang manager ng hotel na ito. Hindi agad nagsalita si Ivan. Sinikap nitong ipunin lahat ng kontrol sa dibdib sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay nito. At sa pilit at kalmanting tinig ay nagsalita. Hoy babae, this is my room. Itanong mo sa ibaba kung paanong nangyari at ibinigay sa iyo ang silid na ito. Matinding iritasyon ang nararamdaman ni Ivan. Idagdag pa ang sugat na lalo pang nasaktan sa hampas ng silya. At heto ang babae at nakikipagtalo na silid niya ito. Bakit hindi ikaw ang bumaba at ikaw ang magtanong? Paggaliting sagot ng babae. Anong malay ko kung sadya mo akong sinundan dito? Shit! Usal ni Ivan. Masakit at umaantak ang sugat niya at wala siyang balak na makipag-usap. Nararamdaman na naman niyang namamanhid ang balikat. You don't really have to act as if you're in pain. Patuloy ng babae na bahagyang nalito sa nakikitang hitsura ng binata. Hindi naman malakas ang pagkakahampas ko ng silya sa iyo ah. May bahagyang guilt sa tinig niya na umalo sa galit. At saka, kasalanan mo din naman, pumapasok ka sa silid ng may silid. Walang bolt ang silid na ito at kailangan kong protektahan ang sarili ko. Sa mga gaya mo. Ivan moaned and cursed silently. Please, ayokong makipag-usap. Gusto ko na lang magpahinga, okay? Patuloy ng binata
na hindi nagmumulat ng mga mata. Bahala ka magreklamo sa ibaba and I doubt kung pakikinggan ka. Kilala ko ng mga yun. Nalimutan sandali ng babae ang tukol sa silid na pinagtatalunan nila. Nalilitong tinitigan niya ang binatang nakapikit as if in real pain nang biglang maalala na inundayan nga pala ito ng patalim kanina ng isang lasing. Mabilis siyang naupo sa gilid ng kama at inalis ang kamay ni Ivan sa balikat nito at bahagyang itinagilid. What the hell are you doing? Pagalit na tanong ng binata. May sugat ka! Hindi makapaniwalang bulalas ng babae. Oh well, thanks to you. Hindi pinansin ng babae ang sarkasm sa tinig ng binata. Itinas niya ang napunit itong t-shirt sa likod. Nasilip niya ang may 3 pulgadang sugat na marahil ay nakayod ng patalim. Hindi niya alam kung malalim ba yon o hindi. At kaya hindi agad napansin ang dugo ay dahil navy blue ang kulay ng suot neto. Kailangan magamot ang sugat mo. Oh no, don't worry. I deserve it. Patuyang sagot ni Ivan. I'm sorry. Marahang usal ng babae. Hindi ko alam. Nagmulat ang mga mata si Ivan at tinitigan ng babae. You're sorry? That's interesting. Please, there's no need to be sarcastic. Humihingi na ako ng sorry. Eh de, walang anuman. Agap ng binata na patuloy sa pagtuya. Pero kung ginagawa mo yan para mataboy ako dito sa silid ko, then you're wrong. Miss, whoever you are, there's no way in hell na lalabas ako ng silid ko. So forget it. She gritted her teeth sa sarkasam at galit sa tinig neto. Sinisikap kontroli lang inis. Baka ma-impeksyon ang sugat mo kung hindi gagamutin. Bababa ako at itatanong ko sa tao roon kung may gamot sila sa sugat. Ani niya. Sa ibaba ay nilapitan ng babae ang naroroon boy sa likod ng counter. Excuse me. Sinabayan niya iyon ng tikim. Natitigan siya na ito mula ulo hanggang paa. May alcohol ba kayo dito? At saka gamot sa sugat? E betadine kaya? Sino ang may sugat, miss? Nagtatakang tanong ng lalaki. Ang kasama ko. Kaila niya. Kung bakit ay hindi niya alam. Meron ba? Dudang tinignan siyang muli ng lalaki. Pagkatapos ay umiling. Wala nun dito, miss. Sa butika, tiyak na meron. Bukas pa yon dahil maaga pa naman. Huminga siya ng malalim. Malayo ba yun dito? Diyan lang sa may kanto. Kung bibilisan mo, ay aabutan mo pambukas yun. Mabilis siyang lumabas ng hotel at binaybay ang tinuturo ng lalaki. Na makabili ay mabilis na bumalik ng hotel. Oh, it's you. Akala ko ay umalis ka na. Sarcastic kong sabi ng binata, bagaman naroon ang relief sa tinig neto. Kung bakit ay hindi niya alam. You can't expect me to desert a dying man. Pabiro niyang sagot. Nagpunta pa ako sa butika. Please, pakialis ang t-shirt mo para malinisan ko ang sugat mo. Sure. Walang anumang wika ng binata. Bumangon at itinaas ang sports shirt. Pagkatapos ay muling napangiwi dahil labanat ang sugat. Nakita ng babae ang pangiwi ni Ivan. Masakit ba talaga? Anong klaseng tanong yan? Ngumiti siya at apatitig nang wala sa oras si Ivan sa mga labi ng dalaga sa ngiting iyon. She has a very kissable lips. Inawat niya ang sariling, huwag ikulong ang babae sa mga bisig at hagkan hanggang sa pareho silang pangapusan ng hininga. Now we're even. Tinanong mo din sa akin yan kanina. Pika ng babae na nagbaba ng tingin.
biglang nadama ang tensyon sa pagitan nila ng estranghero. Iniwas ng binata ang tingin sa mga labi ng babae. Tuloy ang hinubad ang sportshirt niya at hinihagis sa di kalayuan. Napasinghap si Bea na makita ang sugat. Hindi biro ang sugat mo. Nagkibit ng mga balikat si Ivan. It won't kill me. But the infections would. Hindi natin alam kung saan ginamit ang patalim na yon. Oh, ayokong hulaan. Kailangan malinis at magamot yan. Then, be my guest. Nakangising sagot ng binata at tinitigan ng dalaga mula sa tagiliran. Tuloy ang naglaho ang inis para dito. Ano ang pangalan mo? Wala kang pakialam. Banayad na asik ng babae na inaalis ang seal ng alkohol. Hindi ko mo inaasikaso niyang sugat na ito ay may karapatan na itong makipagkilala sa kanya. Nice name. Galing ba sa papa o sa mama mo yan? Patuloy ni Ivan. Cute. Ismid ng babae. You're wearing opium. Banayad na komento ng binata sa mamahaling pabango ng babae. Hindi ako magtataka kung sa perfumery section ng Rastans ka nagtatrabaho. She commented stupidly. It would be a big laugh kung ang hunk na lalaking ito ay ganoon nga ang trabaho. Hindi sumagot si Ivan at matiim na tinitigan ng babae. Mistisa at tila masusugatan ang makinis na balat with so much as a touch. Mahaba ang mga pilik matang tumatakip sa mga matang nakatitig sa sugat niya. Natatandaan ito ang mga matang iyon kanina sa bar when she was angry and a while ago when she attacked him. Mga matang kasing lamig ng Arctic region. He wondered what those eyes would look when being made love to. Maglalabas kaya ng mga apoy yon? Hinagod nito ang kabuuan ng mukha ng dalaga. She isn't really what you will call beautiful, but certainly, she's pretty and very sexy. He wasn't referring to her delicious body when he said sexy. It was her face. May kung anong bagay sa mukha ng babae that would make a man crazy and make him think of sex. Sex. Kung mayroon man dapat isipin ngayon, ay kauli-ulihan ang sex. May sugat siya at tama ang babaeng ito. Baka infeksyon ang abuti niya nang dahil lang sa maliit na sugat na sanhi ng patalim that only God knows kung saan ginamit. Gusto niyang ibalik sa iba ang atensyon in spite of the ache in his loins. Pero paano neto gagawin iyon kayo ang babae mismo ay hindi inaalis sa mga mata sa pagtitig sa kanyang katawan as if she's longing to touch him. Oh well, he'd love that. Kahit na nga ba, masakit ang sugat niya. Huwag mo nga masyadong titigan ang katawan ko na para bang botanical specimen ako. Hindi tinago ng binata ang amusement sa tinig. Biglang nagangat ang ulo ang dalaga na huminto sa pagbubukas ng alkohol. Ako? She stammered. Napahiya sa pagkahuling iyon sa pagtitig niya sa matipunong katawan ng lalaki. Why? He's big, very masculine, na sa isang iglap na sandali ay inisip niya kung paano makulong sa mga bisig neto. Sino pa ba? Eh tayong dalawa lang ang narito. Of course, I mean, lumisi si Ivan. Talaga bang nakakawala sa sarili ang hubad kong katawan? Umirap ang babae. Irap na magpapalanta ng isang dosenang sariwang rosas kung doon itinoon. Hold your breath, mister. Tingnan natin kung gaano kaganda at katibay itong katawang ito. At bago pa nahulaan ni Ivan ang mangyayari, ay binuhusan ng dalaga ng alkohol ang sugat niya with a vengeance. Nag-ego sa silid na iyon ang malakas sa pagmumura ni Ivan sa amusement ng babae. Oh, well! Oh! Sigaw ng binata na ang mga sinasabi ay unprintable.
I admire your fluency in cursing, mister. Natatawang wika niya. Tigilan mo yan, or else I'll kill you! Ah! Alam mo, ikaw ang pinakamalaking baby na nakita ko. Anong ginagawa mo? Ano pa? E di pinapatay ang mikrobyo. Anak nang, ako ang pinapatay mo eh. Hiban mo! Hiban mo dali! Then the germs will spread out. Who cares about the germs? Damn it! Hipan mo or I'll squeeze your neck! She smiled at banayad na himipan ng sugat. Whoever this stranger is, hindi siya naniniwalang sasaktan siya neto physically. Ang instinct niyang nagsasabing hindi ang uri neto ang nananakit ng babae. Nakita niya ang galit sa mga mata neto kaninang tinamaan siya ng kamay ng lasing. Natahimik si Ivan nang maramdaman ng lamig sa paghihip na iyon ng dalaga na sumama sa mentol ng alcohol. Ano ang nakakatawa? Asik neto na makita ang ngiti sa mga labi ng babae. Ikaw? Hindi niya mapigil ang pangiti. Inabot ang bulak at pinanasan ang mga natuyong dugo sa paligid ng sugat. Hindi ka natakot sa mga lasing na yon at sa patalim, pero heto at alkohol lang ay tinalo mo pa ang muting bata. Aniya, pagkatapos ay inabot ang betadine at binuksan at akmang ibubuhos nang hawakan ni Ivan ang kamay niya. Teka, ano na naman yan? Betadine, panlinis lang yung alkohol at gamot ito sa sugat para madaling matuyo. Hindi ito mahapdi. Tiyakin mo, may bantas sa tinig ng binata na tumitig sa kanya. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa pulso ng babae. Nagsalubong ang mga tingin nila. It was like completing an electric circuit. Sumiling na magitan ang walang hanggang katahimikan. Ang estranghera ang unang nagbaba ng tingin at marahang hinila ang kamay. Walang kibong pinagpatuloy ang ginagawa. Nagpatuloy ang nakabibinging katahimikan. Nang may bandage ng babae ang sugat, ay tumayo siya. Okay na, she said huskily. Umiiwas na makasalubong ang mga mata ni Ivan. Pwede ka nang lumabas ng silid ko, formal niyang sinabi. Silid mo? Silid ko. Napiling ang binata. We sound like a broken record. Now, let me make it clear. Bago ako nagpunta sa bar na iyon, ay okupado. Huwag na tayong maglokohan, mister. Agap niya sa sinasabi neto. Maaaring mga lasing ang mga lalaking iyon at masama ang motibo ng paglapit nila sa akin. Pero ganoon ka rin. Higit nga lang na disimulado and more polish ang pamamaraan mo. Iniisip mong sinundan kita dito at... Sandaling nauta ng binata sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay neto. Nahati ang pansin neto sa pagitan ng sinasabi ng babae at sa singsing na nasa daliri niya na napansin ni Ivan. The woman is married. Wedding ring ang suot neto. No woman in her right mind ang magsusuot ng wedding ring kung wala namang asawa. Kaya pala malakas ang loob na pumasok sa ganoong uri ng restaurant. Hindi ko lang iniisip. Agap ng babae. Yun ang balak mong gawin. Nakatulong sa iyong sugat mo, but you can't fool me, Mr. Whoever. Biglang nasalubong ang mga kilay ni Ivan. Binalik ang pansin sa sinasabi ng babae. Bigla ay nakadama ito ng matinding disappointment. Of course, hindi mo ako kilala, pero sasabihin ko sa iyo ngayon, Miss Whoever, hindi ako gumagamit ng ganitong pamamaraan just to bed a woman. Oh, really? Tumaas sa mga kilay ng babae. At anong pamamaraan ang ginagamit mo? Tuya niya. Tumaas ang sulok ng bibig ni Ivan. Sweetheart, in my case, karaniwan na ay ang mga babae ang gumagawa ng paraan
para makapiling ako sa kama. Bahagyang lalaki ang mga mata ng babae pero pilit na nag-compose. Hindi ba parang masyado mo naman binubuhat ang sarili mong bangko? Yun ang totoo. At kung gusto ko ng babae, ay hindi ko kailangan magpakabayani. They are available for my taking. Oh. Yes. Oh. And don't be a hypocrite. Nakita ko kung paano mo ako tinitigan kanina. What did you fantasize? Me? Deep inside you? Why, sweetheart? You'll probably have the most exciting ride of your life. Naiinis si Ivan, kaya kung ano-ano na lang sinasabi. Hindi gustong aminin na kadagdag sa inis nito ang nakitang wedding ring. You. But rest assured, agap ni Ivan sa nagbabantang hysteria ng babae. My morals don't allow me to bed and pursue married woman. Bago pa nakasagot ang babae, ay galit at tumayo si Ivan. Hinablot ang sport shirt sa silya at walang kibong lumabas ng silid kasabay ng pagbagsak ng pinto. Ang babae ay nanatiling nakatitig sa pinto, in shock sa outburst ng lalaki. Sa pakiramdam niya ay namumula pa ang mukha niya sa sinabi nito, which was partly true. And married woman, iyon ang narinig niyang sinabi ng lalaki. Bumaba ang tingin niya sa singsing na nasa kamay, isang buntong hininga nang kumawala sa kanya. Yes, she was married. Was married. Pagkatapos ay pumasok sa isip ang pinagtatalunan nila. Baka naman, totoo ang sinasabi ng lalaki. Maaaring nagkamali ang boy sa ibaba. Hindi imposible yon. Kung sa malalaking hotel ay nangyayari iyon, sa ganito pa kayang lugar? Gusto niyang habulin ito dahil nag-aalala siya sa sugat nito pero pinigil niya ang sarili. Lalaki iyon at kaya niya ang sarili. Isa pa, she'll be damned kung mahabulin niya ang lalaki sa galit nito. Si Ivan ay napag-alaman sa ibaba na nagkamali ang boy sa pagbibigay ng isa pang susi ng kwarto sa babae at wala nang iba pang bakanting silid sa maliit na hotel na iyon maliban sa isang silid na ang laki ay kalahati ng silid na iniwan. Ang kama ay isang pangisahang teheras na sa palagay ng binata ay magigiba kapag siya ay mahihiga. Walang electric fan at mukha mabaho. Minabuti na lang ni Ivan na sa mismong pick-up na lang matutulog. At least, mabubuksan pa niya ang aircon. Palingalinga siya sa dinaraanan. Kaparangan at mga bundok ang nakikita niya. Iniisip kung saan bahagi ng lupa siya naroon. Hindi siya makapaniwalang sa ganitong lugar siya ipinadala ng kaibigan. Natitiyak niyang hindi nga siya mahahabol dito ng bayaw. Huminto ang overloaded jeep sa isang sangang daan. Nilingon siya ng driver. Ayan ang daan patungong Rancho Montefalco, miss. Pika neto. Nalito siya. Daan? Gano'n pa kalayo mula rito ang rancho? Property ng mga Montefalco ang lupain ito, miss. Mula pa kanina sa dinaanan natin may isang oras na ang nagdaan. At mula rito sa sangang daan hanggang sa Villa Montefalco ay 3 kilometro. Sagot ng isang pasahero sa nagsisimpatyang tono. 3 kilometro? Bulalas niya. Ano ko ang sasakyan patungo roon? Sa inyo ng mga pasaherong nakikinig sa kanya ay nahuhulaan na niya ang sagot. At gusto niyang bumulalas ng iyak kung hindi lang siya magmumukhang kahiya-hiya. Tinulungan siya ng ibang pasahero na ibaba ang maleta niya at nagkakandahirap siyang dumaan sa pagitan ng mga bayong, basket at kung ano-ano pang mga prutas at bagahe na nasa gitna ng jeep. Hindi siya ipinanganak na mayaman pero buong buhay niya ay namuhay siya tulad sa isang mayaman. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay natutuhan niyang sumakay ng bus at jeep na tulad nito. Itinabi niya ang maleta sa daan at naupo roon. Sinabi sa kanya ng kaibigan kung gaano kalayo ang rancho.
Pero ni sa panaginip ay hindi niya kalaing ganito kalayo at ka-remote. Ang pose ng kuryente ay nakita niyang natapos sa mismong boundary ng bayan. Anong ginagamit sa rancho? Higit sa lahat, paano siya makakarating doon? Dapat ba niyang pagsisihang mula sa LA ay napapayag siya ng kaibigang magtungo rito? Mabilis din niyang sinalungat ang sarili. Tamang umuwi siya dito sa Pilipinas at dito sa kung saan bahagi man ito ng lupa. Dahil tiyak na sa mga sandaling ito ay alam niyang nasa Pilipinas na rin si Marvin upang sundan at hanapin siya. At dito sa islang ito ay natitiyak niyang isa sa 1,000,000 ang tsansang makita siya ni Marvin. Tumayo siya at tinampot ang maleta at nagpasimulang maglakad. Binaybay ang malapad na daan papasok sa rancho. Tiningnan niya ang oras sa relo sa braso. 8:30 ng umaga. Kung papalarin siya ay makakarating marahil siya roon mamayang gabi. Hindi niya malaman kung matatawa ba o maiiyak sa iniisip. Lalakarin niya ang 3 kilometro? She's dead by the time na naroon siya. At tama ang mga kaibigan niya. Hindi na nga siya makikita pati Marvin. She started laughing hysterically sa iniisip. Nag-echo sa buong paligid ang tinig niya na agad din nagpahinto sa pagtawa niya. She was amazed. Nakarinig siyang talaga ng echo ng sariling tinig. Umiiling na nagpatuloy siya sa paglakad. Kung narito siya sa dahilang nagbabakasyon, she would have appreciated the beauty of the place. Isang ravine ang dinadaanan niya makalipas ang 20 minutos na lakad at natatanaw niya ang malawak at asul na karagatan. Parang asukal na puti naman ang buhangin sa may baybayin. Mataas ang puno ng niyog sa tabi nito. Oh, how she would like to go surfing and snorkeling. Sandasandali ay humihinto siya at nagpapahinga. Mabuti na lang at natatakpan ng malalaking puno ang init ng araw. Kung hindi, ay baka kanina pa siya bumigay. Patuloy siya sa paglalakad at nakakaramdam na talaga siya ng matinding hapo. Magagawa niya sigurong baliwalain ang layo ng nilalakad kung hindi dahil sa maleta niyang bitbit. Gaano man kaliit ito ay mamikit din. Bigla siyang napatayo sa inuupo ang patay na puno na makarinig ng mga yabag ng kabayo. May mga taong dumarating. 2 lalaki ang patungo sa kanaroroonan niya. Tumaas baba ang didib niya sa sama-samang pagod, galak at kaba. Baka kasi mapanganib ang mga taong ito. Nagsalubong ang mga kilay niya na mapagsino ang dumarating. Hindi niya kilala ang isa pero namumukha niya ang malaking lalaking nasa unahan. Huminto ilang dipa mula sa kanya ang mga nakakabayo. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas niya. At lalong nanlaki ang mga mata niya nang itaas ni Ivan ang hawak na rifle at itutok sa kanya. Anong? Sindak na nawalan ng kulay ang mukha. Pumutok ang rifle kasabay ng pagpikit niya. Ilang segundo ang lumipas bago siya unti-unting nagmulat ng mga mata nang maramdamang nakatayo pa rin siya. She's still alive. Tinakot lang ba siya ng walang modong lalaking ito? Galit na tiningala niya ito at talagang pagsasalitaan, subalit ang mga mata ng 2 nasa ibabaw ng kabayo ay wala sa kanya kundi sa may likurang tagiliran. Nalilitong lumingon siya. Nakulong sa lalamunan niya ang hininga sa nakita. Ahas! Isang malaking ahas ang binaril neto. And she has always been scared of snake, maliit man o malaki, patay man o buhay. At sa pinagsama-samang takot, pagkabigla at matinding pagod ay umikot ang paningin niya at bumagsak siya sa lupa. Gamit! Galit ng usaw ni Ivan at mabilis na bumaba ng stallion. Sino ang babaeng yan, Ivan? Ani ni Jana Montefalco. Umiling ang binata. Hindi ko kilala, Lola.
but I met her last night sa hotel na tinuluyan ko. Tumaas ang mga kilay ng matandang babae. Ivan? Amused na nilingon ng binata ang abuela. Nagsasabi ako ng totoo, Lola. Siya yung babaeng sinabi ko sa inyo na dahilan kaya ako nagkasugat. Patuloy neto. Hindi na sana neto ipapaalam sa abuela ang nangyari sa kanya, subalit hindi sinasadyang nahawakan siya ng matanda sa balikat nang dumating siya kaninang umaga. Bukod sa nadama neto ang mga gasa, ay napangiwi pa siya. And what is she doing here? Nagtatakang tanong neto. Nagkibit ng mga balikat si Ivan. Hintayin nating mahimasmasan at nang malaman natin. Nakita siya ng teleskopyo ko habang hinahanap namin ni Mangcardo ang tatlong nawawalang mga baka. Hindi niya mapaniwalaang magkikita sila muli ng babaeng ito sa mismong loob ng rancho. Noong una na itong makita ang babae sa teleskopyo ay hindi na itong mapaniwalaang siya iyon. Pero hindi na ito may pagkakamali sa iba ang mukhang nasa harap. Buong magdamag ay okupado ng babae ang buong isip niya. Her sensual lips, her body, her face, her eyes, that he was aching hard. Gusto na itong bumalik sa itaas ng hotel and make some wild and passionate love to her. But he checked himself. Kailan pa ito naging ganoon na tila teenager sa unang sexual experience? Dala lang marahil iyon ng epekto ng sugat niya. Ay logical na rason niya sa sarili. Ang estranghera ay unti-unting pinagbabalikan ng malay. Eh, ikaw? Ngumisi si Ivan. Paborito mong salita yan, Miss Wala Kang Pakialam? Saan ako naroon? Bakit ka nandito? Dumako ang mga mata niya sa matandang babaeng katabi ng lalaki. Narito ka sa Rancho Montefalco, iha. Inimatay ka. Formal na sagot ni Jana. Ang mga mata ay mapanuri, lalo na kapag babae ang nagpupunta sa rancho. Mula pa nang magbinata ang mga apo nito ay hindi na birong mga babae ang paroon at parito sa rancho at sa mansyon sa Maynila. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Nasa Villa Montefalco siya. Mabilis siyang bumangon at naupo sa gilid ng lounge. Nandito ako sa Rancho Montefalco? Sa mismong villa? Iniikot na ito ang paningin sa paligid. Oh, thank God! She gave a sigh of relief. Nagsalubong ang mga kilay ni Jana na napasulyap sa apo na ganoon din ang mukha. Sa Rancho Montefalco ba talaga ang tungo mo? Ani ni Ivan. Mabilis siyang tumango. Opo, ako po si Bea Cuevo. Inahanap ko po si Ivan Montefalco. Napatuwid ang likod ni Ivan sa narinig. Bakit mo hinahanap si Ivan, iha? Patuloy ni Jana sa mailap na tono at sinulyapan ng apo na ipinag-cruise sa mga braso sa may dibdib. Kayo po ba si Mrs. Jana Montefalco? Wala sa loob na napa-oo at napatango si Jana. Si Bea ay may dinukot sa bulsa ng maong. May sulat po ako dito. Galing ka na Amira at Leandro. Sa mga apo ko? Gulat na wika ni Jana. Ang mga apo niya ay nasa LA. Opo, para po sa inyo ni Ivan ang sulat na ito. Iniabot niya ang sulat sa matandang babae. Mabilis na binuksan ng matandang babae ang sobre at mambabasahin nang magbago ang isip. Eh, hindi ko suot ang salamin ko, iho. Wika na ito sa apo. Nagsasalubong ang mga kilay na muling tinitigan ni Bea si Ivan. May bahagya ng pagdududa ang bumukot sa dibdib sa kung sino ang lalaking ito. Inabot ng binata ang sulat mula sa mga kapatid at saka binasa. Pagkatapos ng ilang sandali ay binilingan ng tingin si Bea. Nanggaling ka pa ng LA? Naguguluhang tumango si Bea. When did you arrive? Kahapon ng umaga.
Anya. The man's closeness really intimidate her. I traveled straight here from Naiya. Magpapahanda ako ng tanghalian, Ivan. Mag-usap kayo. Ani ni Jana saka lumabas. Narinig pa niya ang bulalas ni Bea. Ivan? Ikaw si Ivan Montefalco? Bagaman may hinala na siya ay hindi pa rin niya maiwasang hindi mabigla. Why? Didn't I come up to your expectation? Amused na tanong ng binata. Napapikit si Bea sa pinagsamang iritasyon at pagkamangha. Iritasyon dahil hindi sana siya nahirapang bumiyahe kung ang Timano ay inalam niya ang pangalan ng lalaking ito. Pagkamangha dahil hindi niya mapaniwalaang kapatid ito ni Leandro. Magkaibang magkaiba ang dalawang lalaki. The two brothers are like the sun and the moon. Ivan is probably a little bit taller and also bigger. Leandro is sunny-tempered at madaling tumawa. While this man is hot-tempered at nakakairita. Tila ba laging nanunuya? But both are outrageously handsome. Leandro is the matinee idol type habang si Ivan ay medyo rough. Kanino nga ba niya ihahalin tulad ang magkapatid? Kay Alec and William Baldwin ba? Tumikim si Ivan na nagpaputol ng assessment niya. Mula pa sa hotel mo ako tinititigan ng ganyan? Hindi pa ba matapos-tapos ang assessment mo sa akin? Namula si Bea. Ibang-iba ka kay Leandro. Of course, para kaming araw at gabi kahit sa mga bagay na gusto namin. Sang-ayon ng binata, itinaas ang hawak na sulat. Sabi rito sa sulat ni Amira ay ipapaliwalag mo ang sirkumstansya mo kung bakit ka narito. Oh yes, sinabayan niya iyon ng buntong hininga. Mapipilitan ba siyang sabihin sa lalaking ito ang totoong dahilan kung bakit bigla-bigla mula LA ay narito siya sa isang isla sa Quezon Province? Are you married? Muling tinuon ng tingin ni Ivan ang sising niya. Tumango naman si Bea. Was married. Nagsalubong ang mga kilay ni Ivan. Was? My husband died more than 6 months ago. Bulong niya. Nagkaroon ng lambong ang mga mata. Hindi niya gustong alalahanin ang kamatayan ni Roy. Nagdadala iyon ng pait sa dibdib niya. Nagalis ng baranang lalamunan si Ivan. Lumakad patungo sa may bintana at saka namulsa. Nakikiramay ako. Hindi neto maintindihan kung bakit tila may bigat na naalis sa dibdib. Ilang taon ka na and how long have you been married? I'm 20 and we've been married for 2 years hanggang sa mamatay siya. 2 years. Bulong niya sa sarili. Roy married her nang malaman na itong hindi na magtatagal ang buhay. Para sa kanya, kaya ginawa ni Roy iyon. Huh? You haven't been out of your pacifier na mag-asawa ka? He mocked softly at muling hinago ng tingin si Bea. At bakit ka narito? Gusto kong makalimutan ang sakit ng dulot ng pagkamatay ng asawa ko. Umiwas siya ng tingin pagkasabi niyon. And after 6 months? Tumaas ang mga kilay ni Ivan doon. Why do I have these feelings na iba ang totoong dahilan kaysa sa sinasabi mo? Naningkit ang mga mata ni Bea. Sinabi ko ng mga bagay na dapat mong malaman. I am here dahil pinagbagandahang loob ako ng mga kapatid mong magbakasyon dito pansamantala. Hindi ako masamang tao and I am not definitely interested with you. Muling nagsalubong ang mga kilay ng binata. Bakit mo nasabi ang huling sinabi mo? Oh, your sister warned me na makapag-isipan mo ko na isa doon sa mga babaeng nagnanais na itrap ka sa marriage.
o kabilang doon sa mga babaeng lagi nang naghahabol sa'yo. Well, relax, Mr. Montefalco. You're safe from me. I won't be affected by your charm, nor will I trap you into marriage. I've been there once. Never again. Pumuno sa silid na iyon ang malakas na tawa ni Ivan. Naiiritang pinanood ni Bea ang lalaki. The man is handsome as a devil. Guwapo rin si Leandro, pero mas type niya si Ivan. Wait, type? Hindi ba at sinabi lang niyang hindi siya maapektuhan sa charm neto? I'll murder that little brat. Nakatawa pa rin sinabi ng binata. Anyway, how are they? Bumuntong hininga si Bea. Amira is fine, while your brother Leandro ay nagsisimula na makilala bilang international playboy. Tumaas ang isang kilay ng binata. Nagpatuloy si Bea. Ang current girl niya ngayon ay isang Greek national, isang international model. Noong isang buwan ay isang Venezuelan naman ang nabilitaan naming girlfriend ni Leandro. Napapailing na sabi ng binata. At kinukonsentin niyo ni Lander ang lalaking iyon, Ivan. Pagalit na wika ni Jana na sumungaw sa pinto. Leandro has become a jet setter. Nagkibit ng mga balikat si Ivan. He loved his younger brother and he couldn't find fault sa jet setting neto. Isa pa, ito ang gusto niyang buhay dito sa rancho. At iyon naman ang gusto ni Leandro. Ang tanging setback lang ay siya ang gusto ni Lander na mamahala sa buong Montefalco Resort. At bahala na si Leandro sa negosasyon sa ibang bansa. Anyway, nakahanda na ang mesa. Ani ni Jana na nagpatiuna na sa paglabas. Tumayo si Bea. Lumapit sa kanya si Ivan at may binulong. Gaano mo nakatagal kakilalang kapatid ko? Sa duration ng marriage life ko. Dito kami ikinasal ni Roy sa Pilipinas but went abroad after a week. Actually, si Amira ang una ko nakilala. Classmate kami sa dalawang subjects. Bakit? Nothing. Gusto ko lang ipaalam sa iyong magkaiba kami ni Leandro ng taste sa babae. Nakangising bulong uli ng binata. Meaning? Leandro has a penchant for dark women, while I like my woman mestiza, and I'm glad you're not dark. Hindi nakuhang sagutin ni Bea iyon dahil lumingon si Jana upang tiyaking kasunod na sila. Pagkatapos silang kumain, ay sinamahan siya ni Jana sa isa sa mga silid sa itaas. I hope you will like this room, Bea. Nakatanaw ito sa dagat. Thank you, Mrs. Montefalco. Napakaganda ng silid na ito. Antikang four-poster bed at may kurtinang nakapaligid sa itaas na tila para sa isang prinsesa at isang Arabian movie. Malalaking kahoy na narang dingding in natural varnish. Ang malalaking aparador at tokador ay kulay itim at may mga ukit ang mga kahoy. French windows naman ang mga bintana. Ang buong villa ay yari sa pulang bricks at adobe. Ang tanging kahoy ay ang mga balustre sa malaking hagdan at ang paneling ng mga silid sa itaas. Malaki at marangya ang villa para sa ganitong lugar. Humakbang siya patungo sa bintana at binuksan ito. Humampas sa mukha niya ang hanging dagat. She inhaled it softly. Nagtatakang nilingon niya ang matandang babae na nakatayo lang sa gitna ng silid at nakamasid sa kanya. Nakapaligid sa villa ang dagat, pero bakit nasa iba ba yata ang dagat? At ano po yung tila lagaslas ng tubig na naririnig ko? Bahagyang umiti ang matanda. Ito ang pinakamataas na bahagi ng isla, iha. 30 meters from this house, dyan sa natatanaw mo ay isang cliff na may hindi kalakihang waterfalls na bumabagsak sa isang lawa, patungong dagat. Oh my! Bulalas niya.
Nang sabihin sa akin ni Amira na maganda ang lugar na ito, ay hindi ako gaanong naniwala. My grandchildren love this place, Bea. May pagmamalaki sa tinig ng matandang babae. Lalo na si Ivan. Leandro and Amira can live in another place at okay lang. Pero hindi ang panganay kong apo. Para kay Ivan, this is his home. There's no place on earth that would lure him to leave this place. Pag inalis mo sa islang ito si Ivan, ay para mong inalis ang isda sa tubig. Well, I can't blame him. Mahinang usa niya. Ibinalik ang tingin sa labas ng French window. Maaari ko po bang makita ang cliff mamayang hapon? Naroon ang wistfulness sa tinig niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti ng totoo si Jana. Kung gusto mo iha. Lumingon ng dalaga. Thank you, Mrs. Montefalco. Salamat din sa pagtanggap niyo sa akin dito. You're welcome, iha. At lola na lang ang tawag mo sa akin. Iyon ang tawag ng halos lahat ng mga taga rito sa akin. Masyado kasi formal ang Mrs. Montefalco. Alas 4 na ng hapon nang bumaba si Bea. Hindi niya na malayang nakatulog na siya nang iwan siya ni Jana sa silid. Marahil ay dahil sa pinagsamang pagod at jet lag. Hindi niya nakita sa ibaba si Jana o kahit si Ivan. Ang tanging naroroon ay ang mga katulong. Minabuti niyang tunguhin na ang likod ng villa. Makalipas ang 7 minuto ay naroon na siya sa edge ng matarik na cliff. Nakita niya ang isang maliit na waterfalls na bumabagsak patungo sa dagat sa ibaba. At hindi niya madesisyonan kung dagat nga ba o ilog dahil ang binabagsakan ng talon ay isang pabilog na lawa na may munting daan patungo sa karagatan. Oh, you're breathtaking! Wala sa loob na bulalas niya. Ako ba ang tinutukoy mo o ang lugar na to? Gulat siyang lumingon, si Ivan. Nasa ibabaw ng malaki at magilas sa stallion na kasingitin ng gabi ang kulay. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib niya. At kung sasagutin niya ang tanong na ito, ay natitiyak niyang hindi siya agad makakapagdesisyon. The man himself is like one of those mythical gods. Breathtakingly handsome. His skin are dark as sin. Marahil ay sa pananatili sa arawan sa loob ng rancho. His white cotton shirt was wet with sweat at bukas sa mga botones up to his navel. Ang matipunong dibdib nito ay kumikislap sa pawis at tila binubudburan ng mumunting balahibo pababa hanggang biglang naginit ang mukha niya sa kasukdulan ng pagtitig niya rito. She inhaled sharply, inalis ang mga mata roon at inilipat sa mukha ng binata, which is another mistake dahil mas maraming dapat suriin doon. Dark eyes and a perfect straight nose. May mga balbas na nakapaligid sa mukha nito na marahil ay tumubo sa buong magdamag. He was really a handsome man, parang nililok. Hindi mo na kailangang sagutin ang tanong ko. The way you gaze at me as if you wanted to devour my body, alam ko na ang sagot. Wika nito na tumaas ang sulok ng bibig. His eyes were teasing. You admire my body. Pinamulahan ng mukha si Bea. You're conceited. Bahagya siyang nautal pero hindi ikinailan niyon ang iritasyon sa tinig niya. Come on, Bea. Be honest once in a while. Patuloy ng binata sa panunokso. Inihilig ang mga braso sa batok ng kabayo. Mula pa sa hotel ay hindi na matapos-tapos ang pagtitig mo sa katawan at mukha ko. How did you get here? Bakit hindi kita namalayan? Paangil niyang tanong upang maiba ang usapan. Nakita kitang papunta rito, kaya inunahan na kita. I used the shortcut. Lumingon ito at itinuro ang dinaanan. Hindi mo kabisado ang lugar at baka maligaw ka. Ang iba sa mga bato rito ay mabuhay.
Hindi na kaila kay Bea ang concern sa tinig na to at nawala ang inis niya. Muli niyang nilingon ang ibaba. Breathtakingly beautiful, but scary. Patuloy niya na sinikap si Patin ang ibaba ng cliff. Pagkatapos ay lumingon kay Ivan na seryoso ang mukhang nakatingin lang sa kanya. This is paradise, Ivan. I'm glad you like my home, Bea. Narinig niya ang emphasis sa pagtukoy nito ng my home, ganon din ang warmth sa tinig ng binata. Kahit pasabihing malayo ito sa kabiasnan, alam mo bang ito ang pinakamataas na bahagi ng isla? I guess so, and I couldn't blame you for loving this place. She said breathlessly. Iginala ang paningin sa kanang bahagi ng villa kung saan matatanaw ang malawak na kaparangan. Ang mga damo ay tila burden carpet na inilatag sa lupa. Natatanaw niya rin ang mga nanginginaing laksa-laksang baka. Ang mga ranchero ay nasa paligid. This is one of God's masterpieces. Muli niyang ibinalik ang tingin sa karagatan at itinukod ang mga braso sa bato. Mag-iingat ka, babala ni Ivan. Don't worry, wala akong phobia sa height. Sagot niya at niyoko ang kailaliman ng cliff. Sa ibaba ay bumabagsak ang talon sa malalaking bato. Itinaas niya ang paningin sa malawak at asul na karagatan. Pacific Ocean? Tumango ang binata na bumaba mula sa kabayo at lumapit sa kanya. Wow! This is heaven, Ivan! She said in a sincere tone. Nasa mga mata ang kasiyahan sa lugar. Yes, and there's no place on earth like my home, Bea. Lulubog marahil ang ibang mga isla sa paligid, pero hindi ang Villa Montefalco. This is so high you could think you have reached heaven and God. Hindi makakilos sa kinatatayuan niya si Bea sa intensidad ng tinig ni Ivan. She was stunned. Ivan was in love. He was in love with this place called Villa Montefalco. Na para bang ang Villa Montefalco ay isang babae. Ang buong rancho ay may mga munting burol at mga bundok, subalit sagana sa sariwang damo ang mga baka. My father suggested na magkaroon dito ng food processing plant pero hindi ako pumayag. Masisira ang kapayapaan ng Villa Montefalco. Magkakaroon ng maraming mga tao bilang trabahador. Para sa akin ay tama na ang negosyo namin. Ngumiti ang binata sa kanya. Hindi mo ba iniisip na hinahadlangan ko ang pag-unlad ng Villa Montefalco? Mabilis siyang umiling. Of course not. Tama na ang Maynila sa maraming buildings and factories. Then, I'm glad you agree with me. Muling ngumiti ang binata at tinanaw ang dagat. Alam mo ba na may mga panahong makakakita ka ng sea lion sa dagat na iyan? Inginuso neto ang malalim na dagat sa ibaba. You're pulling my leg, Ivan. Wala pa ako nakikitang sea lion. Hindi ako nagbibiro. One of these days, ipapakita ko sa'yo. Pagkatapos ay naupo sa bato ang binata. The white beaches are fantastic at malimit kami maligo magkakapatid doon noong mga bata pa kami. Kumislap ang mga mata ni Ivan sa alaala ng kabataan. Your home is paradise, Ivan, at nagagalak akong narito ako kahit pansamantala. Nagtataka siya kung bakit may nararamdaman siyang sakit sa dibdib sa huling sinabi. Si Ivan ay pumormal. Tumayo. Tayo nang umuwi. Tulog pa ang lahat ng tao sa bilya ay gising na si Bea. Ito ang ikatlong araw niya sa rancho. Kahapon ay ginugol niya ang kalahating araw sa paghihikot sa buong rancho kasama si Ivan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay nakakita siya ng hindi mabilang ng mga baka
Maliban doon, ay ipinakita rin sa kanya ng binata ang orchard ng iba't ibang uri ng mga prutas. Sa ibaba ay nasa lubong niya si Aning, ang isa sa mga katulong. Magandang umaga po. Gusto po ninyo ipagtimpla ko kayo ng kape? Sinulya pa neto ang tuwali ang hawak niya. Umiling siya. Mamaya na lang, Aning. Ituro mo sa akin ang daan patungo sa beach. Madali lang po, Miss Bea. Baybayin po ninyo ang daan sa likod ng bahay pakanan. Pagbaba po nun, ay may makikita kayong hagdanang lupa patungo sa playa. Pagkatapos magpasalamat sa katulong, ay lumabas na ng bahay si Bea. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng pangumagang hangin. Kailangan niyang tumakbo kung hindi niya gustong ginawin. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo ay natanaw na niya ang hagdan ng lupa na sinasabi ni Aning. Marahil ay may 10 baitang. By the time na nasa baybayin siya ay basa na ang jogging shirt niya sa pawis. Mabilis siyang naghubad ng pangitaas at hindi ng jogging pants. Nasa katawan na niya ang kanyang bathing suit. Inilapag niya mga iyon sa buhanginan kasama ng tuwalya at tumakbo sa dagat. Hindi niya mapihilang hindi humanga sa linaw ng tubig. Natatanaw niya ang buhangin sa ilalim. Kung sana ay nakapagdala siya ng snorkel. Matagal din siya sa tubig nang pag-ahon niya ay natanawan niya si Ivan na nakaupo sa tabi ng mga gamit niya. Mabilis siyang umahon kasabay ng mabilis sa pagtibok ng dibdib. Hi! Good morning! Para sa isang city girl, you're an early riser, sweetheart. Nakangiting bate nito na buong paghangang sinuyod ang tingin ng kabuuan niya. Napangiti siya. Ano yan? Itinuro niya ang termos sa tabi ni Ivan. Oh, I brought you some coffee. Inabot nito ang maliit na termos at nagsalin sa mug at iniabot sa kanya. Thank you. Inabot niya ang mug at walang atubiling dinala sa bibig. She needed that coffee right now. How long will you stay? Walang abog na tanong ni Ivan na nagpahinto sa pag-inom niya ng kape. Depende. Depende saan? Sa itatagal ng hospitality ninyo ng Lola Jana. You can even stay here forever if you want to. Oh, I want to. Pero alam niyang hindi mangyayari iyon. Sooner or later ay kailangang hanapan niya ng solusyon ng problema. Walang mangyayari sa pagtatago niya. Katunayan ay hindi naman niya sinabi kay Amira ang totoong dahilan sa pagnanais niyang iwasan ang bayaw niya. She gave Amira a stupid reason kung bakit gusto niyang umalis at iwasan si Marvin. Pumasok sa isip niya ang huling seryosong pakikipag-usap niya kay Amira Montefalco. Goodness! Problema nga yan! Simpat siya ni Amira sa kanya. Ayoko magkaroon ng mansya. Ang pangalan ni Roy Amira, kahit wala na siya, I owe him a lot, almost of my life. More than anybody else, hindi si Marvin ang gusto kong makaalam nun. He will gloat. Napailing si Amira. A widowed virgin. And how are you going to remedy that thing? Ewan ko, naguguluhang sagot niya. Walang maniniwalang hindi na consummate ang marriage namin ni Roy sa loob ng 2 taon. At hindi ko naman maaaring sabihin hindi ako nagkaasawa dahil hindi totoo yun, considering my legal status. At lalo namang hindi ko pwedeng ipagkaloob ang sarili ko sa isang lalaki kung hindi naman ako pakakasalan. Ang kaso, lahat halos ng naniligaw sa akin ngayon ay kilala si Roy kung hindi man mga kaibigan. At isa na rito ang bayaw na si Marvin na gagalawin ang langit at lupa. Mapapayag lang siya sa gusto nito hindi dahil may pag-ibig sa kanya ang bayaw kundi sa personal at sakim na dahilan. Si Leandro, na amused na nakikinig, ay hinago ng tingin si Bea pagkatapos ay nagsalita.
Masagwa namang sabihing, get yourself laid, diba? Leandro! Hiyaw ni Amira na naiiskandalo sa sinasabi ng kapatid. It's okay, Amira. More or less, ay yun naman talaga ang talagang problema. Saan ka naman kasi nakarinig ng babaeng na may problema dahil virgin pa siya, kaya nagkaasawa na ng 2 taon? Napabuntong hininga siya sa huling sinabi. I wish I could give a solution to your problem, Bea. Si Leandro uli na dinampot ang sigarilyo at sinindihan. Like, let's pretend we're lovers and make love. Baka ang ibig mong sabihin ay let's do some wild sex? May bahagyang sarcasm sa tinig niya. Niyakap ang malaking rug ball ni Betty Boop at hinagod ang tingin si Leandro. You're not bad for a pillow friend, but you're not my type, Leandro Montefalco. Seryoso niyang wika pero naroon ang biro sa likod ng tinig niya. Ugh! You wounded my ego, lady. Di naman ito ang sariling dibdib sa dramatikong paraan. Wala pang babaeng nagsabing hindi ito type pero natitiyak na ito sa sariling hindi nasasaktan sa sinasabi ni Bea. She's like a sister. Nagbuntong hininga siya. I wish I could go someplace na hindi maaabot ni Marvin. He's been pestering me for quite some time now. Iniwas niya ang tingin sa dalawa upang huwag makita nito ang takot sa mga mata niya. It is enough for them to know the least of her problems. Hindi kailangan problemahin ang magkapatid sa kasukdulan ng problema niya. Ipinitik ni Amira ang dalawang daliri. I know such place. Si Leandro ay lumiti ng lihim. Nahuhulaan ang tinutukoy ng kapatid. Then Ivan would have the biggest surprise of his life. Hinagod nito ng tingin si Bea, the typical mestiza. Maliban sa mukha ng dalaga na hindi man ito aware, ay provocatively sexy. Maybe something good will come out. You're miles away. Si Ivan na tumikim at nagpabalik sa isip ni Bea sa kasalukuyan. I'm sorry. Aniya and inhaled softly. Do you miss him? Patuloy ng binata na inakalang ang namatay niyang asawang iniisip. His eyes intent on her. Miss whom? Ang asawa mo. Oh, itinuon niya ang paningin sa dagat. Of course, Roy was such a kind man, Ivan. Did you love him? Oo naman. Bahagya siyang nautal sa tanong. Mahigit 6 na buwan na mula nang mamatay ang asawa mo. Surely, nakarecover ka na kahit papaano sa pagkawala niya. Ano ang talagang dahilan kung bakit narito ka sa Villa Montefalco? Hindi makuhang salubungin ni Bea ang titig ng binata. Gusto niyang magsinungaling pero natitiyak niyang makikita nito iyon. This man would see through any little lie. Huminga siya ng malalim. Kung hindi mo gustong maniwala, ay nasa sa'yo na yan, Ivan. Hinaluan niya na bahagyang iritasyon ng tinig. Tumayo si Ivan at ipinasok ang mga kamay sa tigisang bulsa ng maong at inunghayan siya. Alam mo bang kung gugustuhin ko ay napakadali kong malalaman ang tungkol sa'yo? Alam niya yon. Pero bago pa magawa ng binata iyon, it would take days dahil maliban sa radyo ay walang komunikasyon sa isla. Kahit sa bayan ay walang telephone line. Why are you so concerned about me, Ivan? Hindi pa ba sapat na kilala ko ng mga kapatid mo at hindi ako masamang tao? Hindi ko pinagdududahan kung masamang tao ka o hindi. Nagtataka lang ako. Then, kanimutan mo na yung pagtataka mo. Anyway, hindi naman ako magtatagal dito. I might leave any day from now. Pansamantala, why don't you let me enjoy this vacation?
And how do you intend to do that? Gawin mo ang dati mong ginagawa sa araw-araw, Ivan. Ako ang bahala sa sarili ko. I promise you, hindi ako magiging istorbo. I'll stay out of your way. Really? Lumisi ang binata sa patuyang paraan. You are underestimating yourself, my dear. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano ang ibig mong sabihin? Do you really think I will fail to notice you whenever you're around? Nagyuko siya ng ulo at itinoon ng pansin sa kape. Eh, hindi kita naiintindihan. Or you refuse to understand and pretend you don't notice the spark between us? His voice was husky. Oh, lover boy. Itinaas niya ang dalawang kamay. Pilit na ginawang kaswal ang tinig. What spark are you talking about? Hindi ako available, Ivan. Have your lust somewhere else. Lumisi ang binata sa sagot niya. Tingnan natin. Nagangat ng paningin si Bea, kasabay ng bahagyang panlalaki ng mga mata. Nagbabanta ka ba? Lumapad ang ngisi ng binata. That's a promise, sweetheart. Anito na humakbang palapit sa kanya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa dagat. Coward! Sigaw ni Ivan kasabay ng pagtawa. Hindi pinansin ni Bea iyon na lumusong sa tubig. Ivan is another complication na hindi niya kailangan sa buhay niya ngayon. Kung alam lang niya na ganito ang magiging epekto sa kanya ng kapatid ni Leandro, ay hindi na sana siya pumayag na dito magtago. Why? Leandro can tell her anything na hindi siya tinatablan, pero hindi si Ivan. His presence alone ay nagpapag-iba na sa lahat ng composure niya bilang prim and proper widow. Nasa hagdan siya nang makita niyang may kausap si Ivan. Hindi niya gustong makinig pero huni na para bumalik sa itaas. Sinabi sa iyo ng daddy na gusto ka niyang makausap, Ivan? Malambing na wika ni Angie sa binata. Nakaupo ito sa dulo ng sofa habang sa kabilang dulo ay naroon ang binata. She looked dignified enough except for the exposure of shapely legs na magdikwatro ito at sadyang inihahantad. Gustong maaliw ni Ivan. Sa loob ng panahong pagkakakilala nito kay Angie, ay sinikap na ng dalagang ipakita at ipadama sa kanya na ito ay yung tipong na no-touch type. But the woman is subtly provoking him by showing a little of her anatomy tulad na lang ngayon. And he'd die first kaysa kagatin ang pain nito. In fact, pinagsisisihan nga niyang na biro-biro niya si Angie. Mas papanganib pa ang babaeng ito kesa sa mga salabay sa dagat. She and her father ay naghihintay lang na madula si Ivan at natitiyak ng binatang sa altar siya dadamputin. Marami akong trabaho dito sa rancho, Angie. Alam ng daddy mo yun. Katwiran neto, pilit hindi ipinapahalata ang amusement sa mukha. Bakit ba ang layo-layo mo? May reputasyon ka, Ivan. Alam mo yun? She pouted her lips provocatively. Oh yeah. Tumaas ang kilay ng binata. At anong reputasyon yon, Angie? Marahang umusog ang binata at pinaglandas ang daliri sa nakalantad ng hita ng dalaga pataas. Napasinghap si Angie pero pinalis ang kamay ng binata. Pasaway ka talaga, Ivan. Nice girls like me shouldn't get too close with you. You're not really so nice dahil pinalis mo ang kamay ko. Beautiful things are made for touching and you've got delicious legs, Angie. Sinikap ng binatang kontrolin ang tawang nakatago sa dibdib. But anyway,
Anong ginagawa ng nice girl like you para bisitahin ang isang gaya kong may reputasyon to ravish a girl? May chopper na ako, Ivan. Bahagyang itinaas neto ang mukha for emphasis. Ang driver ng daddy. Kaya ako nagpunta rito dahil ilang linggo ka nang hindi dumadaan sa bahay. You know, I like you. At kahit na ano pa ang sabihin ng daddy tungkol sa'yo ay hindi ako nakikinig. Pero alam kong kaya kong palambutin ang puso ng daddy. Bahagyang yumuko ang dalaga, trying to appear demure. And how am I gonna do that? Hingin mo sa kanya ang mga kamay ko, Ivan. Then you would have license to date with me, to touch my legs. She crossed and across her legs sa matinding amusement ni Bea na nanonood ng lihim. We can go anywhere you like as long na may takda mo sa daddy ang engagement natin. Wika ng dalaga na tumitik sa binata sa mapupungay na mga mata. Sunod-sunod na napaubo si Ivan. Let me think about that, Angie. Wika ng binata na tumayo at nagpalakad-lakad sa harap ng dalaga. Ipapaalam ko na lang sa'yo kung kailan ako handa sa mga bagay na yan, okay? Yumuko at hinawakan sa braso ang babae at saka itinayo. Now, be a real nice girl and go home at baka hinahanap ka na ng daddy mo. Inakay na ito palabas ng bahay ang dalaga at inihatid hanggang sa owner jeep. Bye, honey. Will I see you soon? Pahabol ng dalaga na inilawit ang leeg dahil tumatakbo na ang sasakyan. There's a secret longing on her face. Very soon. Kumaway ang binata at lumakad pabalik sa loob ng bahay. Nahinto sa paghakbang na makitang nakasandal sa porte ng portico si Bea na nakakrus sa mga braso sa dibdib at nakatawa. She's a very nice girl. Tukso niya. Don't be misled. She's a selfish, conniving bitch. Wika ng binata na nakatiim ang mga bagang. I know the type at kakutsaba niya ang daddy niya. Really? Iyon ba ang paraan niya para matrap ka sa marriage? Pretending to be untouchable? Her eyes dance in silent laughter. Damn you, Bea! Huwag mo nga akong pagtawanan! Hindi kaya kita pinagtatawanan, sir? Painosenteng wika niya. Poor girl, itinaboy mo na para bang may sakit siyang nakakahawa. She couldn't suppress the soft laughter na nahinto na makitang matiim na nakatitig sa mukha niya ang binata. Aren't you pretending to be untouchable too? Wika neto sa marahan, subalit may galit na tinig. And he was inching closer na napatras si Bea, subalit poste na ang nasa likod niya. Then, avoid me also like a plague, Ivan. I might trap you into marriage. Nauutal niyang sinabi. Kinakabahan dahil wala na siyang mauurungan pa. His closeness is threatening her sanity. Then, forget about marriage. I won't be dropped into that. But I don't want to avoid you, sweetheart. Mula nung una kitang makita sa bar, I want you like hell. Bakit? Dahil byuda ako? Hot and wanting? Ano nga ba yung sinasabi nila tungkol sa mga byuda? Sex-starved widow? Hindi ba? His lips inch away from her lips. His sweet breath and a mixture of excitingly male essence are assaulting her senses. His right hand clutching her waist na para bang makakawala siya. Napalunok siya. She could feel the animal warmth of him. Ang kailangan lang niyang gawin ay move a fraction at magdidikit na ang mga labi nila. Oh, how she wished to do just that and taste this dangerous man. Pero alam niyang hindi lang taste ang mangyayari kapag ginawa niya yon. And so, she must get out of his spell right this very moment.
Tumikim siya at iniwas ang mukha, subalit hinawakan ni Ivan ang baba niya at handang bumaba ang mga labi sa kanya. Umiba ng atake si Bea. "Alright, I know what you want," she said in a firm and sarcastic tone. At sana ay hindi mapansin ni Ivan ang panginginig ng tinig niya. "Kiss me and get it over with." Nahinto sa pagbaba ang mukha ni Ivan and momentarily paralyzed. "I think I'll pass your offer, Miss Wala Kang Pakialam." Naniningkit ang mga matang sinabi neto. "At huwag kang magtago dyan sa kunwaring prim and proper widow attitude mo. And if and when I did kiss you, I don't want you to treat it like some casual thing." Pagkasabi niyon, ay humakbang papasok sa loob ng bahay ang binata. "Luke, who's talking about casual thing?" Pagalit na habol ni Bea. "At anong gusto mong itawag sa gagawin mo sana at sa mga panunod mo?" Pahabol niyang dugtong dito. Sinikap ni Bea na iwasan si Ivan pagkatapos ng pangyayaring iyon. Sa loob ng 2 araw ay sinumpong ng arthritis si Jana. Kasama ng isang katulong ay inihatid ni Ivan ang abuela sa pantalan sa Santo Cristo paluwas sa Maynila upang magpa-ospital. Sasalubungin na ito ng driver sa gumaka dahil naitawag na sa radyo ng sinundang araw. "Mangkardo?" ani ni Bea sa katiwala sa kwadra. "Aling kabayo po ba ang pwede kong gamitin?" "Saan ka pupunta, Ineng?" "Mag-iikot lang ho sa rancho. Naiinip ho ako eh." "Marunong ka bang mga bayo?" "Marunong ho ng konti, basta ba hindi ako itatakbo?" alanganin niyang sagot. Noong 2 araw niya sa rancho, ay nakapangabayo siya. Iyon ay dahil kasama niya si Ivan at naisip niya na kaya niya. Isa pa, hindi lang yun ang unang pagkakataong nakasakay siya ng kabayo. May mga kaskwela sila ni Amira na may rancho sa LA at nakapangabayo rin siya roon ng 3 beses. Iyon nga lang, may kasama silang gabay. "Baka ako'y pagalitan ni Ivan, Ineng, kung bibigyan kita ng kabayo." Nag-aalalang wika ng matanda. "Naku, hindi ho. At saka bago makabalik si Ivan mula sa Santo Cristo, ay narito na uli ako." 1 oras at kalahati pa paroon at 1 oras at kalahati rin pabalik. Kwentado na niya iyon sa isip. Alanganing, pumayag si Mangkardo. "O siya, pero huwag kang lumayo ha. Nagdidilim ang langit at baka abutan ka ng malakas na ulan. Hindi mo kabisado ang paligid ng rancho, iha." "Huwag ho kayong mag-alala." 1 sandali pa ay nasa parang na si Bea. Tuwang-tuwa sa pangangabayong mag-isa. Naglalakad lang ang kabayo kaya hindi siya natakot. And how she wish na kaya niyang patakbuhin ang kabayo tulad ni Amira. Amira was a horsewoman at hindi siya nagtataka dahil dito sa rancho lumaki ang kaibigan. Nalibang siya sa pamamasyal kaya hindi niya namalayang lumalayo siya. Nagsimula na dumilim ang langit nang ipa siya niyang bumalik sa pinanggalingan. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi malaman ni Bea ang gagawin. Hindi niya makita ang daan sa lakas ng ulan at basang-basa na siya. Kanina ay sinikap lang niyang tandaan ang dinadaanan pero ngayong malakas ang ulan ay tuluyan na yata siyang maliligaw. Minabuti niyang bumaba ng kabayo at hinila ito sa ilalim ng 1 malaking puno para sumilong. Subalit biglang umalma ang kabayo at lumayo sa kanya. Hinabol niya ito. Pero nawala na agad sa gitna ng malakas na ulan ng kabayo. Nanginginig na siya sa ginaw at natatakot. More or less ay 5:00 pa lang ng hapon. Pero paano kung hindi huminto ang ulan hanggang mamaya? Madilim ang langit
at paano kung nakabalik na si Ivan at hindi pa rin siya nakaka-uwi. She felt as if she had been sitting under the tree forever. Ginaw na siya. Ang ulan ay sinamahan pa ng malakas na hangin. Hanapin ba siya ni Ivan? Paano kung magtagal yun sa Santo Cristo sa halip na umuwi agad? Napapikit si Bea sa naisip. Kapag nagkataon ay dito siya matutulog sa gubat sa gitna ng ulan. Would she survive the whole night? Bakit ba wala siya nakitang mga ranchero kanina? Hindi ba tama ang daan na tinatahak niya? Kung gaano pa siya katagal doon ay hindi na niya alam. Pagkatapos ay narinig niya ang pangalan niya sa pagitan ng malakas na buhos ng ulan. Bea! May tumatawag sa kanya at kung tama ang pandinig niya ay boses iyon ni Ivan. Mabilis siyang tumayo. Bea! Papalapit ang tinig ng binata. Ivan! Nandito ako! May nabanaagan siyang liwanag at narinig niya ang kabayo neto. Ivan! Bumaba mula sa kabayo ang binata nang marinig ang pagtawag niya. Sa pagitan ng bahagyang liwanag na nagmumula sa flashlight at sa natitira pang liwanag sa pagitan ng malakas na ulan ay nakita ni Bea si Ivan. Patakbo niyang sinalubong ito. Marahas siyang hinila ng binata. Napapikit si Bea. Sa kabila ng malakas na ulan ay alam niya at nararamdaman niyang nagagalit ito pero wala siyang pakialam. She was sobbing on his chest in relief. Aminin man niya o hindi, sa ikalawang pagkakataon ay iniligtas siya ni Ivan. Alam mo ba kung nasa ang bahagi ka ng rancho ha? He was shaking her shoulders in anger. Sa likod ng punong iyan ay bangin patungo sa dagat, sa mabato at malalim na bahagi ng dagat at hindi mo makikita iyon sa gitna ng ulang ito. Nararamdaman niya ang pagtunugan ng mga ngipin sa matinding ginaw at sa takot kay Ivan. Marunong akong lumangoy. Ani niya sa pagsisikap na magbiro. Gamu man, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo. You could have killed yourself. I'm sorry, pero hindi ko binanak na lumayo mula sa puno. She couldn't stop from shivering. At least, pinagana mo ng kaunti ang sentido kumun mo. Pagalit pa rin sinabi na ito, bagaman nag-aalala sa panginginig niya. Mabilis siyang binuhat na ito sa pagpupumiglas niya. Kaya kong lumakad, Ivan. Isa pa uling reklamo, Bea, at ihuhulog na kita sa bangin. Huminto siya sa pagpalag, hindi dahil sa takot na baka gawin nga ni Ivan iyon, kundi alam niyang hindi siya ibababa neto. Inihilig niya ang sarili sa dibdib ng binata. He was really big. Iniyakap niya ang mga braso dito at sinikap na huwag isipin ang nangyari. Sa kabila na malakas sa buhos ng ulan ay naririnig niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib neto. Natitiyak niyang dahil iyon sa galit. Isinakay siya neto sa ibabaw ng stallion at pagkatapos ay ito naman ang sumampa sa likod niya, imprisoning her with his arms. At sa loob ng ilang sandali ay tumatakbo ng kabayo pabalik sa villa. Pagdating sa villa ay kinuha ni Mangcardo ang stallion. May guilt sa mukha neto sa kabila ng kagalakan na natagpuan siya. Ipinasok siya ng binata sa loob ng bahay at ipinanhik ng tuloy-tuloy sa silid sa itaas. Sinipa ng boots neto ang pinto ng silid pasara. Hindi ito ang silid ko. Aniya na iginala ang paningin sa silid na halos doble ang laki ng sa kanya. Alam ko, kwarto ko to. Nanlaki ang mga mata niya. Pero bakit dito mo ako dinala? Walang bathtub sa silid mo and you're freezing to death. Wika na ito na dinala siya sa banyo at inilapag sa tiles.
Binuksan ang gripo sa tab ng pinaghalong mainit at malamig. Habang umaagos ang tubig, ay binalingan siya. Hubarin na natin ang damit mo. Hubarin ang damit ko? Kung ang pagkautal niya ay dala ng ginaw o dahil sa utos ni Ivan ay hindi niya matiyak. Narinig mo ako, Bea, at huwag nating ubusin ang oras sa argumento. You're soaking wet and shaking. Pneumonia ang abutin mo dahil nababad ka na sa ulan kanina pa. Pagkasabi niyon, ay sinimulang alisin ang binata at mga botones ng blouse niya. No! Hindi ikaw ang kauna-unahang babaeng nakita kong hubad. So, forget your virtue this minute. And stop acting like a foolish virgin. You've been married and widowed. At huwag mo akong inisin. Baka punitin ko to. Hindi makapaniwala si Bea sa naririnig niya. Her eyes wide at hindi niya inalis ang mga braso sa dibdib at determinado si Ivan. In split second, nahati sa dalawa ang blusa niya sa panlalaki ng mga mata niya. Walang anumang ibinagsak ng binata sa tiles ang punit at tumutulong blouse. Oh my! She was shocked. Hindi makapaniwalang pinunit ng ganoon lang ng binata ang blouse niya and niwala siyang suot na bra. Mabilis niyang ipinagkrus ang dalawang braso sa dibdib. Sandaling natuon sa dibdib niya ang mga mata ng binata na agad din bumaba sa maong niya. Now, itong pantalon mo naman. Ivan! Protesta niya nang akmang bubuksan ng binata ang snap ng basang maong. Tila naman lang nakabawi mula sa pagkamangha. Okay, okay. Lumabas ka na at kaya ko maghubad mag-isa. Hindi kailangang hubaran mo ko. Aniya sa pagitan ng panginginig, pagkapahiya at histerya. Tinitigan siya ng matiim ng binata ng mailang sandali bago nagsalita. Ilubog mong sarili mo dyan sa maligamgam na tubig at magpapahanda ako ng kape. Nakahinga ng maluwag si Bea nang lumabas ng banyo ang binata. Hinubad ang natitirang damit sa katawan at lumubog sa maligamgam na tubig. Nakadama siya ng ginhawa at unti-unting nawala ang panginginig. Pero nasa isip pa rin ang pangyayaring nakita ni Ivan ang dibdib niya. She couldn't stop herself from blushing. Stop acting like a foolish virgin daw? Drat the man! Kung gaano siya katagal sa loob ng bathtub ay hindi niya matiyak. Hindi pa sana niya gustong umahon sa tub nang marinig niyang bumukas ang pinto. Mabilis siyang tumayo at pahablot na inabot ang tuwalya mula sa rack at ipinulupot sa sarili. Gustong naibuhol niya ang tuwalya ay sumungaw si Ivan. Nakabihis na rin ito ng tuyong pantalon. Maliban doon ay wala na. Napapikit si Bea nang mabungaran ang hubad at pati punong dibdib neto. Nakahanda na ang kape mo. Wika neto na sinuyod siya ng tingin. May kislap sa mga mata neto. Thank you. Pwedeng sa silid ko na iinumin ang kape ko? No. One word spoken with firmness. Ganoon kasimple at lumabas ng banyo ang binata at sumunod siya. Muntik na niya itong mabangga dahil nasa mismong daanan at nanatiling nakatayo roon. Nasa mesa ang umuusok na kape at hindi malaman ni Bea ang gagawin. Bakit hinaharangan mo ko? At bakit mukha kang takot na daga na na-corner ng pusa? Ngumiti itong tila nga pusa na nakahuli ng daga. Hindi kaya... Nilalamig ako at gusto kong magbihis. Paraanin mo nga ako. Her voice firm like a school teacher sa isang pilyong estudyante. Even without taking a single step, ay halos wala ng pagitan sa kanila ng binata. Itinaas nito ang kamay sa leeg niya and caressed her throat. Napahugot ng paghinga si Bea. 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 Bulong neto. Inalis ang mga braso niya
sa pagkakahawak sa buhol ng tuwalya na para bang doon nakasalalay ang buhay niya. "It will be alright, sweetheart. I promise you, you will be just fine." He kissed her fingers, one by one. "Natitiyak ko, you're an expert in seducing a woman," bulong niya sa isip. Napapikit si Bea. Sunod-sunod ang tibok ng puso na tila naririnig na niya. She was torn between wanting and fear. And if he took her now, isa sa mga problema niya ang malulutas. She wanted him mula pa sa sandaling iyon sa hotel. And giving herself to a man she wanted, beyond all reason, is a bonus. "I am not taking a woman who isn't too willing, Bea," he whispered huskily. Ang kamay ay pinaglanda sa balikat niya in erotic caress. His lips on her temple. "Bibigyan kita ng 3 segundo para humindi, sweetheart, and you're free." "After seducing me this far? No way, Montefalco. Let it be done." Anin ang kanyang isip. Nang unti-unting bumaba ang mga labi ni Ivan patungo sa kanya, ay nakahanda na siya. She offered her mouth exquisitely and he took it. His tongue tasting and exploring, and she could feel his body growing tense and hard. And she couldn't believe that male arousal was electrifying. His hand cupped the back of her head habang ang isa ay walang anumang tinanggal ang buhol ng tuwalya niya at ibinagsak iyon sa sahig. Napasingap si Bea doon. Sa kabila ng ipinasok na niya sa isip na nakahanda na siya, ay hindi niya mapigilang hindi kabahan. Her breasts were crushed against his chest, pero sandali lang iyon dahil bahagyang inilayo ni Ivan ang katawan nito sa kanya and cupped one small and perfect breast. She swayed at kung wala ang dingding sa likuran niya, ay umagos na siya sa sahig na tila tubig. "Oh, sweetheart, you don't know how much I wanted this. Wanted you. You just can't know." His voice hoarse. Lumayo ng bahagya at hinagot siya ng tingin. Terror, horror, and shame. "Eh, hindi kailangang titigan mo ako ng ganyan." She wanted to melt. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay may lalaking nakakita sa kabuuan niya. "I need to see you, sweetheart. So perfect and so lovely." Marahang bulalas ni Ivan. "Oh, Bea, I want you. All of you. Every smell, every curve, every warm and secret place." Bawat katagam binibigkas ng binata ay tila daloy ng apoy na naglalanda sa katawan niya. Her body in rigid excitement. Nabuhatan siya ni Ivan patungo sa kama ay pinikit niya ng mahigpit ang mga mata. And when he didn't join her there, she slowly opened her eyes. He was napping and unzipping his jeans. Itinaas niya ang mga mata sa mukha ng binata and all she could see was the raging passion. Tinaanan ng mga mata niya ang kabuuan ni Ivan at banayad siyang napasinghap. Then he knelt beside her, cupped her face at hinagkan siyang muli. His mouth and hands began their journey on her body that she whimpered. She was giving little gasp lalo na nang maramdaman niya ang mga labi nito sa dibdib niya while his hands carelessly giving her body delights. The whiskers on his face tickled her stomach that she almost cried. "Ivan!" Natilihan siya at gustong magprotesta but he held her hands. "Hush, sweetheart." And she could have screamed kung hindi niya pinigil ang sarili. His loving drove out all else from her mind. Then he came back to her mouth as he poised himself. And Bea could feel the flesh that meant to fill her when his knee parted her legs. Natilihan siya at nagmulat ng mga mata at itinukod ang mga kamay sa dibdib ng binata, meaning to push him. Sa huling sandali ay natakot siya. "Sasabihin ba niya dito?"
It's alright, sweetheart. Bulong ni Ivan in an uneven breathing. Hinawakan ang kamay niya and kissed them one after the other. Matihim siyang tinitigan ito as he made his entrance. He wanted too much for her to want it and accept it. Oh, sweetheart, you're so small and so tight. He whispered hoarsely as if in pain. Hindi na ito inaalis ang mga mata sa kanya. His eyes burning through her. It's going to be a rough ride, sweetheart. Can you take me? Gusto niyang magsalita pero barado ang lalamunan niya. Sa halip ay wala sa loob na tumango siya. Ngumiti si Ivan. I knew you could. Wika neto sa namamaos na tinig at hindi makapaniwalang he was only gaining an inch. When was the last time you had it with your husband? Tanong neto sa pagitan ng paniningkit ng mga mata at talim sa likod ng tinig. Ano ang sasabihin niya? No, huwag kang sumagot. Hindi ko gustong malaman. Hindi nakaila sa kanya ang galit sa tinig neto pero hindi siya makapagsalita. Ivan closed his eyes and drove hard and deep that she wanted to scream when he had ripped her open. Then he stopped. Slowly, she released the breath she was holding in pain at unti-unting nagmulat ng mga mata. He was gazing at her. Walang salitang namumutawi sa mga labi ni Ivan. Basta nakatitig lang sa kanya. Pagkatapos ng mahabang sandali, ay unti-unting bumaba ang mga labi ng binata sa kanya. Kissing her softly and tenderly. His tongue playing the corner of her lips, coaxing her to open her mouth and take him. And she did, and played with him. Nang muling hagka ni Ivan ang dibdib niya and suck one nipple, she thought she'd die of pleasure. And then, he began moving slowly, gently, and with such exquisite care. Then Ivan took her to the sun and beyond hanggang sa maabot niya ang between. All the lights in the universe are glowing softly and touch her damp bodies. Then, they drifted downward, gasping for breath. Nasa normal na ang paghinga niya nang marinig niyang malakas sa patak ng ulan sa labas ng villa. Sa nakalipas na sandali, ay nalimutan niyang umuulan sa labas. Isiniksik niya ang mukha sa dibdib ni Ivan at saka siya natulog. Nang magising siya kinabukasan, ay nag-iisa na lang siya sa silid. Hindi siya agad bumangon at ibinalik sa isip ang nagdaang gabi. Di naman ang palad ang una ni Ivan. Napangiti siya. Somewhere in the night, nandang po din niya ang tasa ng kape ay malamig na iyon. But still, ininom pa rin niya sa pagtawa ni Ivan. He made love to her endlessly through the night. Ang tanging ipinagpapasalamat niya ay walang itinanong ang binata. And she was glad. Hindi niya gustong magpaliwanag. She will be gone soon. Kung ano man ang mangyayari at totoo ang sinasabi ni Marvin sa kanya, at least nakahanda siya. Hindi mapagtatawanan ni Marvin si Roy at hindi iisipin ni Marvin na ibang lalaki ang nakialam sa katawan niya. Marahan siyang bumangon, kinuha ang tuwalya sa sahig at itinapis saka lumabas ng silid patungo sa sariling silid niya. Naligo siya roon at tagbihis ng denim sa t-shirt. Pagkatapos ay binuksan ang bintana sa silid at natambad sa kanya ang mainit na sikat ng araw na tila hindi nagdaan ang isang malakas na ulan kagabi. Paalis na siya ng bintana nang may mapansin sa kanang bahagi ng villa. Assess na. Ano ang ginagawa ng isang maliit na eroplano sa tagiliran ng villa? Lumabas siya ng silid upang bumaba. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan na makarinig siya ng mga tinig. Ang isa ay kay Ivan. Hindi niya kilala ang iba pang nagsasalita sa galit na tono. Well, I'm sorry pero hindi ko pinaniniwalaan ang sinasabi ng lalaking yan.
galit na wika ni Ivan. Damn you! Have you run out of women? At pati may asawang tao ay gusto mong patulan? Sigaw ni Lander sa anak sa nagpupuyos na dibdib. Lander, please! Napag-uusapan naman ng maayos to! Si Ayesha na nag-aalala. Kung galit ang asawa, ay lalo niya nakikita ang galit sa mukha ng panganay na anak. At hindi niya gustong magtagpo ang mag-ama na parehong mainit ang ulo. Kilala niya si Ivan. Kapag palagay ng anak na tama ito, walang makapipigil sa gustong sabihin at gawin. Sinulya pa niya ang isang lalaking nakatiim ang mga bagang na nakaupo sa dulo ng sala. Walang asawa si Bea, papa. She was a widow. Mariing sagot ni Ivan sa nagangalit ng mga bagang. Kung nakamamatay, ang tingin ipinukol niya sa bisitang kasama ng ama ay namatay na ito. She was my brother's widow, Mr. Montefalco. Sagot ng lalaki. Napasingap si Bea. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Marvin. Anong ginagawa ni Marvin dito? Paano siyang nasundan ng bayaw dito? Walang ingay na muli siyang pumanhik. Pumasok sa isa sa mga guest room. May daan doon patungo sa library sa ibaba at mula roon ay makakalabas siya nang hindi namamalayan ng kahit na sino. At yan ang pagkakaalam ko, Mr. Cuevo. Sagot ni Ivan. Isinulat yan ng mga kapatid ko. And she's been widowed for more than 6 months now. But Bea married me 1 month after my brother died. Then we went back to LA for our honeymoon. And we were still on our honeymoon nang sabihin niyang bumalik na kami ng Pilipinas. I was tied up then, kaya pinauna ko siya. Napapikit si Marvin. Nang lapitan ito, ang kaibigan ni Bea na si Amira Montefalco ay inamin itong nagbabakasyon sa rancho nila sa Pilipinas si Bea pero hindi gustong sabihin kung saan. At least, he was able to track down the Montefalco family. Hindi mahirap dahil kilala ang mga ito. At hindi siya makapaniwalang nagkaroon ng mga gantong kaibigan ng hipag. Oo nga, at mayaman sila. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay nito ay talagang nakatagpo ito ng mga totoong bilyonaryo. The so-called rich and famous. At bakit kanya pakakasalan kung kamamatay lang ng asawa niya, Mr. Cuevo? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Marvin. Mahabang istorya, Mr. Montefalco. Then, you have my whole day. O gusto mo isang linggo pa eh? Sarcastikong sagot ng binata. Damn it, Ivan! Hiyaw ni Lander. Bakit kailangan malaman mo kung paano nagkapangasawahan si Mr. Cuevo at ang bisita mo? Tawagin mo ang asawa niya at na makauwi na sila. Please, hindi ba tayo pwede mag-usap tulad ng mga sibilisadong tao? Si Ayesha. Then try telling that to your son, Mrs. Montefalco. Sagot ni Marvin. Hindi ko maintindihan kung bakit pinahihirapan mo ko, Mr. Montefalco, na makausap ang sarili kong asawa. Mapapatunayan niya sa iyong mag-asawa kami. Sinabi ni Bea ang tungkol kay Roy, pero hindi ang tungkol sa iyo, Mr. Cuevo. Minsan man ay hindi niya binanggit ang pangalan mo. Nagbuntong hininga si Marvin, trying to be patient. Then, I am really sorry about this, Mr. Montefalco. Pero, hindi pa talaga nakaka-recover ang asawa ko sa nangyari kay Roy. She loved him so much that when he died, she was devastated. Matalim na humugot ng paghinga si Ivan. Parang patalim na humihiwa sa kanya ang sinabi ni Marvin. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamatigas siyang ipakausap dito si Bea. He wanted her ever since that night sa hotel sa San Diego. And he got her last night just as he got the biggest surprise of his life. His Bea, this little pretty widow, is a virgin. Oh no, not anymore.
He took care of that pretty well. And he'll be damned kung papayagan niyang tangayin ng kung sinong Herodes na ito na nagpapanggap na asawa ni Bea. One of the reasons why I married her dahil sa tendency niyang basta nalang nawawala mula nang mamatay ang kapatid ko. Patuloy ni Marvin. I need to protect her just as my brother did. You see, she had been with the family since she was a child and Roy adored her from the very beginning. Wika neto sa mapait na tinig. Isa pa uling buntong hininga pinakawala neto at nilinga ang mag-asawa. And I'm glad na dito nagpunta ang asawa ko, Mrs. Montefalco. Baka kung anong nangyari sa kanya kung sa iba siya nagpunta. She's very pretty, you know. May halong banayad na sarkasam ang tinig ni Marvin na alam ng lahat na patungkol kay Ivan. Nagtiim ang mga bagang ng binata. Damn this lying sob. Hindi siya naniniwala alinman sa sinasabi neto. Maliban sa naging byuda ni Roy si Bea. So please, maaari ko na ba makita at makausap ang asawa ko? Hinawakan ni Ayesha sa braso ang anak. Iho, bakit hindi mo na lang siya pababain na matapos ng usapang ito? Isang banay na tango ang isinagot ng binata na humakbang patungo sa hagdan. Gusto niyang makausap muna si Bea at hingyan ng paliwanag. He took his time going up, turned between anger, jealousy, and possessiveness. Ang tanging nakapagpigil ng kontrol ay ang katotohanan. Siya ang unang lalaking umangkin dito. Malayo na si Bea sa villa, sakay ng kabayong sinakyan niya kahapon. Sa pagkakataong iyon, ay banayad niyang napatakbo ang kabayo sa kabila ng matinding kaba na baka siya maihulog. Wala siyang dinala maliban sa pera, visa cards at passport niya. Lumingon siya sa pinanggalingan. Maliit na lang sa paningin niya ang malaking bahay sa ibabaw ng bundok at napahikbi siya. Hindi niya gustong umalis. Gusto niyang manatili sa piling ni Ivan sa mahaba-haba pang panahon. She loves him at kung hindi dumating si Marvin ay hindi pa niya gugustuhin umalis. Definitely, Ivan wouldn't want to marry her kahit na nga ba ito ang unang lalaking umangkin sa kanya. Niliwanag na sa kanya ni Amira na hindi si Ivan ang uri ng lalaking papatali sa kasal. At sinabi rin mismo ni Ivan iyon. And she was a widow at sasamantalin niya ang panahong makapiling si Ivan. Napangiwi siya roon. Ginagamit niya ang katayuan niya para bigyang lisensya ang pakikipagtalik. Nasaan na ang moral values niya? Sa loob ng panahon mula nang mamatay si Roy ay hindi birong lalaki ang nagtangkang mangkin siya. Ang iba ay malinis ang hangarin. At kung pinayagan niya ang suwestyo ni Marvin na manatili sa apartment nila ni Roy sa LA ay malamang na naangkin na siya neto. Hindi dahil sa gusto niyang paangkin. Marvin would not hesitate to rape her. Sasabihin, may lisensya ito bilang asawa. Napahigbi siyang muli roon. Hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang nangyari. Paanong nangyaring naikasal sila ni Marvin? Oh! Banayad niyang hinila ang renda ng kabayo. Nasa harap siya ng dalawang magkasangga at magkasinlaking daan. Parehong may mga bakas ng gulong na sasakyan ang nagpuputik pang lupa dahil sa malakas na ulan ng sinundang gabi. Alin doon ang palabas ng rancho? Nasa ganoon siyang kalituhan na makarinig ng mga yabag ng kabayo. Kinabahan siyang bigla. Nasundan ba siya kaagad ni Ivan? Mula sa bukana ng isang sangang daan na pinag-iisipan niya ay lumitaw ang binata at ang malaking stallion. Ivan? Hindi halos lumabas sa bibig niya iyon. Kitang-kita niya ang galit sa mukha na ito na hindi man lamang nagminor sa pagpapatakbo ng kabayo. Pagtapat sa kanya ay matipunong bisig ang humawak sa bewang niya. Napasigaw siya sa matinding takot nang sa isang iglap
ay tumaas siya sa ere at bumagsak sa harap ng binata. Halos bumaon ang mga daliri niya sa mahigpit na paghawak sa mga balikat nito habang patuloy sa pagtakbo ng mabilis ang kabayo. Hindi niya malaman kung paano ipapwesto ang sarili sa harap ng binata. "Stop this horse, Ivan!" hiyaw niya pero hindi pinakinggan ang binata iyon. "Damn you! Sino ikaw sa palagay mo? Si Marlboro man?" Subalit nilunod na ng hangin ang sigaw niya. Ang buhok niya ay tumabon sa kanyang mukha at bibig at hindi niya maalis dahil mahigpit siyang nakahawak sa mga balikat neto. Alam niyang mahigpit na nakahawak ang isang kamay ni Ivan sa bewang niya. But she was scared na mahulog kung bibitaw. "Huwag mo akong ibalik kay Marvin, Ivan, please. I'd rather die." Malakas niyang sigaw na pakiramdam niya ay nag-echo na sa buong paligid. "Sino bang may sabing ibabalik kita sa kanya? I won't, sweetheart. I won't," he said in a embarrassed whisper. Iyon lang, and hopelessly, she stopped shouting at inihilig ang ulo sa dibdib neto. Close her eyes at nilunod ang sarili sa exciting male scent ng binata. And to hell with everything else, as long as hindi siya ibabalik neto sa villa at harapin si Marvin. Mula sa mga balikat ng binata ay bumaba ang kamay niya sa dibdib neto. Open a few buttons and played with the hair on his chest. He stiffened and it encouraged her to graze her tongue tentatively on his nipple. Napaungol ito at naramdaman niyang bumagal ang kabayo. "Damn you, Bea! Don't do that or you will be made love to right here on horseback," banta ng binata in a husky voice. She could feel the growing muscles. Tumingala siya and smiled provocatively. "I'm still sore, but I won't mind. Some kind of an experience, and that is what you would really call a rough ride." "Sweetheart, pagbibigyan ko yung kalokohan mo, isa sa mga araw na to, pero hindi ngayon," he promised in a strained voice. "Kailangan nating mag-usap." Makalipas ang ilang segundo pa, ay huminto ang kabayo. Ibinaba siyang una ni Ivan at saka ito sumunod. Inikot ni Bea mga mata. Sa harap nila ay isang log house. "Nasaan tayo?" "In my cabin," sagot ng binata na itinali ang kabayo sa isang puno. "Dito kami natutulog magpipinsan pag nagka-camping kami o di naman kaya ay nangingisda. Sa likod niyan ay ilog." Hinawakan neto sa braso si Bea at inakay patungo sa cabin. Itinulak ang pinto na yari sa mga puno ng kahoy na hinati sa gitna. Lumangit-ngit ang pinto. Ang naroon ay katre at dalawang silyang yari sa pinong kawayan at mesang kahoy na rough ang pagkagawa. Marahas siyang iniupo ng binata sa katre. Lumakad patungo sa bintana at binuksan ito. Pumasok ang hangin sa loob. Pagkatapos ay binalikan neto si Bea. "Now, start talking. Sino si Marvin? Asawa mo ba siya?" Asik ni Ivan. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. "Eh, hindi ko alam, Ivan." "Hindi mo alam?" Sigaw ng binata na nagpapitlag sa kanya. "Umpisahan mo sa umpisa, Bea!" He urged in a dangerous tone. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Wala siyang natatanong na ilog dahil sa kapal ng mga puno at kung ano-anong damo, pero naririnig niya ang marahang lagaslas na agos ng tubig. Kung hindi lang sa galit sa tinig ni Ivan, ay gusto niya itong yayaing bumaba sa ilog. "Hindi totoong magkapatid si Neroy at Marvin, Ivan. Kaming tatlo were both adopted by our parents. I was 6 years old nang ampunin ang mag-asawang Cuevo. They were missionaries mula sa isang religious sect. Hindi sila mga Pilipino. Ang papa ay Mexican
Ang mama ay isang American at taga LA. Marvin was 10 and Roy was 15. Pinalaki kaming parang totoong magkapatid na mag-asawa and Roy adored and loved me like a real sister. I was on my early teen when Marvin showed some signs na hindi lang kapatid ang pagtingin iniukol niya sa akin. Iba siya kesa kay Roy at nahihirapan talaga mga magulang naming pakitunguan siya. A little rough and troubled. At nang mamatay ang mag-asawang Cuevo, ay sa amin pinamana ang mga ari-arian nila. Only, hindi sa pantay-pantay na paraan. Ano ang ibig mong sabihin? Roy got the lion's share, sabi nga. I didn't really mind. He deserved it dahil pinamahalaan niya ng husto at maayos ang negosyong ipinagkatiwala ng papa at mama sa kanya. Pero hindi si Marvin. Kung tutuusin, ay wala naman talaga kaming minana ni Marvin, kundi isang maliit na pension buwan-buwan. Although enough para hindi kami magutom. Hanggang sa isang araw, ay kinausap ako ni Roy. Ipinagtapat niya sa akin ang tungkol sa muscular disease na matagal na niyang dinaramdam at na hindi magtatagal ay mamamatay siya. Nabasag ang tinig niya sa bahaging iyon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong umiyak ako ng husto. I really love him, you know. He was more than just a brother. Ang mga magulang namin ay lagi sa missionary work at si Roy na ang nagsilbing mga magulang at kapatid at kaibigan ko, all rolled into one. He protected me from Marvin's advances sa maraming pagkakataon. Hindi matanggap ng isip kong mamamatay siya. That's why he suggested marriage. Wika ni Ivan na kahit papaano ay nagkaroon ng paghanga sa taong hindi na neto makikilala pa. Yes, alam ni Roy na kapag namatay siya ay kay Marvin mauwi ang lahat ng mga minana niya mula sa mga Cuevo. Iyon na nakalagay sa testamento nila. Maliban na lang kung mag-aasawa si Roy at sa asawa niya mapupunta ang may iwan niya. Paano nangyaring sinasabi ni Marvin na asawa ka niya? Muli ang galit sa ilalim ng tinig neto. Hindi ko alam, Ivan. Roy died in LA pero dito siya inilibing sa Pilipinas dahil yun ang gusto niya. Makalipas ang ilang buwan ay ipinakita sa akin ni Marvin ang marriage contract namin dalawa. That I agreed to marry him in one of those early days na namimighati ako sa kamatayan ni Roy and signed the documents. Ba anong nangyari yun? Naguguluhan tanong ng binata. Umiling siya. Eh, hindi ko alam. I was in total misery at ang tanging kasama ko ay isang matapat na katulong. I remembered signing some papers pero hindi naman siguro marriage contract yun. Tungkol yun sa negosyo ni Roy. Nasa papeles ang signature ko, Ivan. I'm sure it was my signature. Oh, Ivan, hindi ako pakakasal kay Marvin kahit na siya na lang ang natitirang lalaki sa buong lupa. Paikbi niyang sinabi. Humakbang ang binata palapit at dinala siya sa dibdib neto. Tahan na, sweetheart. Naniniwala ko. Umalis ako patungong LA nang hindi nagsasabi sa kanya. A week later ay sumunod siya sa apartment namin ni Roy at sinabi niya bilang asawa ko ay may karapatan na rin siya sa lahat ng mga ari-arian namin ni Roy. Pinahid ng mga kamay niya ang luha sa mga mata. That was the time na umalis ako ng apartment at humingi ng tulong sa kapatid mo. And you know the rest. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Ivan. Hinagkan sa buhok si Bea. Let's go home. I want you to face him. Marahas siyang umiling. Hindi. Hayaan mo na lang ako umalis, Ivan. Kesa ibalik mo ako sa kanya. Trust me, Bea. Please, trust me. Naguguluhang tumingala siya rito. And she'll be dumb, but she did trust him.
Bea, darling. Salubong ni Marvin na nakalahad ng mga kamay upang yakapin si Bea. Napahawak siya sa braso ni Ivan at nainto sa pagpasok. Hanggang dyan ka na lang, Mr. Cuevo. Babala ni Ivan na nagpahinto sa paglapit ni Marvin. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Montefalco? Ivan, maaari bang ipaubaya mo na kay Mr. Cuevo ang asawa niya? Si Lander na ang pagtitimpi sa anak ay gusto nang humulagpos. Sinabi ni Bea ang sirkumstansya ng pagpapaksal niya sa iyo, Mr. Cuevo. Patuloy ni Ivan na hindi pinansin ng ama. Si Ayesha ay hinagod ng tingin ang nahihintakutang mukha ni Bea. But of course, walang dahilan para itago iyon. She is my wife and supposedly still on our honeymoon. Bea, darling, let's go home. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ako sasama sa'yo, Marvin. Pinilit niyang pinatatagang tinig. Napasinghap si Ayesha. Si Lander ang nagmura. Hindi nito maintindihan na napaugnay ang anak sa ganitong walang kwentang mga bagay. At lalong hindi nito maintindihan ang interes na pinakikita ni Ivan sa babae. Alright, she's pretty and sexy. Pero hindi birong magagandang babae ang nahuhumaling kay Ivan. At ang isang ito ay may asawa na. Alam kong galit ka pa rin, Bea, darling. Let's go home at hayaan mong alagaan kita. Sama ni Marvin at pagkatapos ay nilungo ng mag-asawa. Salamat sa inyo, Mr. Montefalco. Pero gusto ko sanang bumalik na kami ng Maynila ngayon, if you don't mind. Bago pa nakakilos si Lander, ay muling nagsalita si Ivan. Hindi ko alam kung paano mo nagawang palabasing kasal kayo ni Bea, Mr. Cuevo. Pero ito ang tinitiyak sa'yo. Get yourself a good lawyer dahil titiyakin kong aalamin ang buong sirkumstansya. You're crazy! Nanlaki ang mga matang wika ni Marvin. Bea is my wife. You cannot prove otherwise. I can and I will, Mr. Cuevo. Hindi siya naging asawa ni Numan sa literal na paraan maliban sa legal niyang kasal kay Roy. Nagsalubong ang mga kilay ni Marvin. Gayon din si Lander at Ayesha na nagkatinginan. Ano ang ibig mong sabihin? Ani ni Marvin na tiningala si Ivan. Ivan is inches taller. Bea was a virgin when I took her. No, Ivan! Nalulumong wika ni Bea and she was blushing. Hindi makapaniwalang sasabihin ng binata ang ganoong uri ng intimacy sa harap ng mga magulang. Bukod pa roon, iyon ang pinakaiwas-iwasan niyang malaman ni Marvin para kay Roy. Nanlalabot na napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Si Lander at Ayesha ay pare-parehong nag-angat ng mukha at pinaglipat-lipat ang tingin sa anak at kay Bea. Hindi totoo yan! Protesta ni Marvin. She was married to my brother for 2 years. Well, a marriage for convenience. It was never consummated. At kahit na siguro hindi totoong pagtinging kapatid meron si Roy kay Bea, he still wouldn't be able to consummate his marriage with her. May sakit na si Roy noong mga panahong yun. Patuloy ni Ivan. Binalingan ni Marvin si Bea. You bitch! Pinagkaisahan niyo akong dalawa ni Roy! Akma na itong lalapitan si Bea na biglang napasiksik sa silya. Touch her and you're dead, Mr. Cuevo. Napahinto sa paghakbang si Marvin and went still as death. Apat na araw na mula nang mangyari iyon, si Marvin ay bumalik na sa LA. Inamin itong fake ang kasal and her signature was forged. Natakot ito sa maaaring gawin ng mga Montefalco. Bea was really sorry for him at nangako siyang isa sa mga araw na ito ay ibabahagi niya kay Marvin ang mga naiwan ni Roy.
He was entitled to that considering na pare-pareho silang hindi mga anak ng mga Cuevo. Muli siyang bumalik sa bahay nila ni Roy sa QC. She missed the ranch pero sa nakalipas na 4 na araw ay nakadalaw na ng 1 beses si Ivan sa kanya. And they have made love countless of times sa minsanang pagdalaw na iyon. Leandro? Bulalas ni Jared nang bumukas ang pinto at sumungaw si Leandro kasunod si Ivan. Nagkamay ng mahigpit ang dalawa na halos magyakap. Kumusta pinsan? Nakatawang bati ni Leandro. Si Jared ay anak ng Tito Lance at Tita Nayumi niya. Tinalo mo pa ang papa sa ayos mo ah, ani ni Leandro. Si Ivan ay naupo sa visitor's chairs at itinaas sa mga binti sa kabilang silya, giving them a lazy smile. Kailan ka pa dumating? How's Amira? My plane touched down 2 hours ago and my little brat of a sister is fine. Graduating na siya next sem. Naupo si Leandro sa gilid ng mesa. Bakit ka biglang narito sa Pilipinas, ha Leandro? Balita ko'y jet setter ka na ngayon. Sino bang latest mo? Nakatawang tanong ni Jared. Nagkibit na mga balikat si Leandro at piliyong tumawa. For sure, hindi mo type, kaya huwag ka na nga maingit. Biro neto. Anyway, hindi ba dapat na si Ivan ang dapat mong kumustahin? Nagangat ng kilay si Jared. Meron ba akong hindi alam? Come on, Leandro. Si Ivan na nakaplaster na ang mga ngiti sa mga labi. You mean, hindi mo alam? Nagtatakang baling ni Leandro kay Jared. Pagkatapos ay kay Ivan. How's that virgin widow na ipinadala namin ni Amira sa'yo, big brother? Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Jared at tinitigan si Ivan. A virgin widow? That's interesting. May nililihim sa akin ang pinsan ko ah. Oh yes, patuloy ni Leandro na nakatawa. She was a widow and heaven knows still a virgin after 2 years of marriage. At gusto ni Bea na mawala ng virginity para nga naman hindi sa gabal. At walang maraming question kung bakit wala pa siyang sexual experience gayong nagkaasawa na at nabyuda. And when Amira sent her over to Ivan, well, nakangising baling neto kay Ivan na biglang nawala ang ngiti at umiim ang anyo. Knowing my brother na mahilig sa mestiza. Well, well, si Jared na nagsulubong ang mga kilay sa pag-iba na ekspresyon ni Ivan. And I even offered myself to bed her. Ang sagot sa akin, hindi niya ako type. Anito at sinabayan ng tawa ng malakas. Tawang nahinto sa marahas na pagtayo ni Ivan at lumabas ng silid nang walang paalam. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. May sinabi ba akong mali? Inilihad ni Leandro ang mga kamay. Tumikim si Jared. Beats me, pero nakapagtatakang hindi sinasabi ni Ivan ang tungkol sa babaeng ito, Leandro. We always tell each other about our woman, unless, seryoso si Ivan sa babae? Dugtong ni Leandro na agad ding umiling. Hindi si Ivan ang nagsaseryoso ng babae, Jared. Oh, look who's talking! Ani ni Jared na bumanghalit ng tawa. Nagulat pa si Bea sa biglang pagdating ni Ivan sa bahay niya. Ivan, akala ko ba mamayang gabi ka papupunta rito? Sinipan ito ng boots ang pinto na malakas na sumara. You have a very expensive way of losing your virginity, Bea. Galit na bungad ng binata. From LA to San Diego? Bakit? Wala bang available na lalaki sa LA? Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong niya. Bakit ako ang napili mong lalaki para maiwala ang virginity mo?
Mapanganib nitong tanong sa pagdadagis ng mga bagang. Ilang sandali muna ang nagdaan bago naunawaan ni Bea ang gustong sabihin ng binata. Bakit ka nagagalit, Ivan? Bakit? Ano sa palagay mo ang dapat kong madama? Ibandok ko sa buong mundo na ako ang napili mong pagbigyan ng virginity mo. Halos sumigaw na ito. Hindi ko alam kung bakit mo nasabi yan. Banayad siyang umiling. Hindi kita pinili. Hindi ko pinlano ang nangyari sa atin. Sinungaling? Asik neto. Did my brother tell you how I perform in bed kaya napagpasyahan mong umalis ng LA patungong San Diego? Anong? Nalilito na siya. Well, my brother is as good as I am. Why didn't you take his offer? Patuloy ni Ivan sa panunuya. Naningkit ang mga mata niya. Napukaw ang galit. Ayan ang sagot sa tanong mo. Kung gusto ko lang iwala ang virginity ko, ay hindi kailangan magpakahirap ako sa pagtungo sa rancho, Ivan. Any man would have served the purpose. You used me, damn you! Kung yun ang gusto mong gamitin salita, ay bahala ka. Paggalit niyang sinabi. Pero hindi ba? Ginamit mo din ako? Wala ba ako sa kama mo ng gabing iyon? Binet you and filled with your flesh? Naglalabas ng apoy ang mga mata ni Ivan sa sinabi niya. Gusto netong saktan si Bea sa mga sandaling iyon dahil sa kabila ng galit neto ay hindi neto maiwasang mag-init sa pagpapaalala sa kanya sa unang pagtatalik na iyon. At kahit na walang kapatay ang mga sumunod nilang pagtatalik, he would always treasure that night when she gave herself to him for the first time. And you enjoyed using me, Ivan, hindi ba? Kahit dito sa bahay ko. Hindi naging hadlang ang milyang-milyang layo sa pagitan nating dalawa to satisfy your lust with me. And of course, sa isang tulad mo na walang balak magpakasal sa isang babae, kumbinyante ako para sa iyo dahil sa katayuan ko bilang byuda. Nagagalit na siya nang tuloy-tuloy at wala nang pakialam sa sinasabi. Damn this man for accusing her of using him. Bagsak ng pintuan ang sumunod na namalaya ni Bea. She was too angry to cry kahit na alam niyang iyon na ang huling pagkikita nila ni Ivan. Dahil sa susunod na araw ay uuwi na siya ng LA. I'm leaving. Wika ng binata sa ama 2 linggo makalipas ang pagtatalo nila ni Bea. Leaving where? Nagsasalubong ang mga kilay ni Lander sa pagkakatitig sa anak. LA. Nandito na si Leandro. Baka may gusto kang ipagbilin sa akin. Hindi kumibo si Lander na isinanda lang sarili sa swivel chair at hinagod ang tingin ng anak sa mahabang sandali. Pagkatapos ay tumaas ang isang sulok ng mga labi. Tama ba akong isipin na sa wakas ay napagpasyahan mo na rin na kailangan mo ng babae sa buhay mo? I have always a need for a woman in my life, Dad. I mean, as a wife. Huminga ng malalim ang binata. Yun eh, kung tatanggapin niya ako. Oh, she will. You're a Montefalco son. She will have you. Go ahead. You have my blessings. Nasundan siya sa LA. Thank you, Dad. Aniya at tumalikod na. Si Lander ay nakangiting umiiling. Dinampot ang telepono at saka dumayal. Ilang sandali pa ay may nag-angat sa kabilang linya. I hate to say this, sweetheart, because you're still young and sexy and... Ano bang sinasabi mo? Ani ni Ayesha na napapailing sa kabilang linya. Don't tell me na sa oras na ito ng tanghali ay sex ang iniisip mo? Shame on you, Lander Montefalco. Dirty-minded woman. Tukso neto sa asawa. You're 43 and by next year,
Kung hindi maantala, you will be a grandmother. Magiging lola ka na, sweetheart. Ha? Huh? Hindi makapaniwalang sambit ni Ayesha. Hayaan mo kong tawagan ang tatang-tanga kong kuya, Bea. Si Amira na hinahagod ang likod ng kaibigan habang nagduduwal. Please, hindi kita mapapatawad kapag gagawin mo yun. Inabot nito ang face towel at pinunasan ang mukha. Wala akong balak magkaroon ng pamangkin na bastardo. Then, may palagay akong wala kang mapagpipilian sa bagay na yan. Matabang niyang sinabi. I have been through a loveless marriage once, Amira. Loveless, in a sense na Roy and I did not share this romantic kind of love. At ayokong obligahin si Ivan na pakasalan ako dahil lamang nagdadalang tao ako. Humakbang siya palabas ng banyo. Itinaas ni Amira ang dalawang kamay. Goodness sake, Bea! Anong sasabihin mo sa pamangkin ko kung sino ang ama niya? Ni hindi na malayan ng dalawang babae ang pagbukas ng pinto sa family room. Ang uniformadong katulong na naroon ay tahimik na lumabas ng senyasan ni Ivan. I can always tell my child na si Roy ang ama niya. Tutal, byuda naman ako, diba? Baliwalang sagot niya. Sinikap na itago ang pait sa tinig. Gustong mag-alsa boses ni Amira sa narinig pero naunahan siya ni Ivan doon. At ipaangkin mo sa iba ang anak ko? Tila kulog ang tinig nito na nag-echo sa paligid. Why? You're even worse than I thought. Ivan? Parehong sabay na sinambit ng dalawang babae. Si Amira ang unang nakabawi sa pagkabigla at sakang umiti. Tamang-tama ang timing mo, kuya. Lumapit ang dalaga at masuyong hinalikan sa pisngi si Ivan. Lampas isang taon na ako dito at nakalimutan ko na kung gaano ka kagwapo. Kinindata neto si Bea at lumakad patungo sa pinto. I'll deal with you later, brat. Banta ni Ivan sa kapatid. Kinabahan si Amira at nahinto sa paghakbang. Kilala niya ang tonong iyon ng kapatid. Mas mahigpit si Ivan kesa sa Lander pagdating sa kanya. Tungkol saan? May sinabi sa akin si Leandro na nakikipag-date ka sa isang rockstar. Tumiim ang mukha neto. Now go! Mamaya tayo mag-usap. Mabilis na lumabas ang dalaga na hindi maalis ang kaba. Sana ay maging maganda ang resulta ng pag-uusap ng dalawa upang hindi gaano magalit ang kapatid. Mahabang katahimikan ang namagitan bago nagsalita si Bea. Bakit ka nandito? Nagkibit ng mga balikat si Ivan. Tulad ng sinabi mo, baliwala sa akin ang milya-milyang layo just to satisfy my lust for your body. He said softly. Naningkit ang mga mata niya na tinitigan ng masama si Ivan. Kasabay rin iyon ang pagnanais na takbuhin at yakapin ito. 15 days na siya mula nang dumating dito and she missed him so much. Pero pinigil niya ang sarili. Well, excuse me pero hindi na available ang byudang to. You will be. Nagbabadya ng pangako ang tinig neto. Pagkatapos ay hinagod ng tingin si Bea. You're pregnant with my child. Nagkibit siya ng mga balikat. I indulge myself in casual sex so ito ang napala ko. Damn you, Bea! Anong kailangan mo, Ivan? Ikaw, marry me. Muntik nang maubos si Bea sa narinig. Sinika pigilin ang pagalpas ng galak sa dibdib. Hindi kita itatrap sa pag-aasawa dahil nagdadalang tao ako, Ivan. I have every intentions of asking you to marry me kaya lumipad ako patungo rito.
Hindi ko alam na nagdadalang tao ka until minutes ago, kaya hindi iyon ang dahilan kaya gusto kitang pakasalan. Well, that is a big bonus. At ano ang dahilan mo? She held her breath. Oh, marami. Halimbawa, we haven't even made love yet on horseback. It made me rock hard habang ini-imagine ko na gagawin natin yon. Your legs around my hips and my flesh deep inside you, and you need not move because me and the horse will glide us. Don't you think it will be the most incredible ride of our lives, sweetheart? Napahugot ng paghinga si Bea. Nanayo ang mga balahibo sa katawan at nanulay ang init hanggang sa tiyan niya. Drat this man, arousing her just by talking carnally. Pangalawa, I'm losing weight dahil hindi ako makakain at makatulog sa kakaisip sayo. Pangatlo, I wanted your face next to my pillow every morning of my life. Pang-apat, get straight to the point, Ivan! Ano ang gusto mong sabihin? I love you, Bea. Napangiti siya. I'm delighted to know it, Ivan Montefalco. Ang tagal mong sabihin, ang pakipot mo talaga. Sorry kung pakipot ako. Sa dalawang hakbang ay nasa mga bisig na neto si Bea. That's just fine with me. Crush ko pa rin naman yung mga pakipot eh. Tumingala si Bea and planted a soft kiss on his lips. I love you, Ivan. And I love you more. Beautiful and exotic. And mine. He said huskily at tinakpan ng mga labi ang mga labi ni Bea.